May mga tanong pa ba kayo na naghahanap ng kasagutan? Hindi na kailangan pang magtanong sa ibang sekta ng pananampalataya, sapagkat mas lalong lumalakas pa ang ating programang Worldwide Catholic Bible Study sa pangunguna ni Reverend Father Darwin Gitgano, kasama ang mga kilala at mga batikang depensor ng pananampalatayang Katoliko. Worldwide Catholic Bible Study. Sa tema, mga kaigsunan, nganong matuod niya iglesia ang simbahang Katoliko o sara ang hinungdan o gusaray rason? Tungod kay gitukod kini sa atong Ginoong Jesucristo. Mga bulang ko para patibayan bawat Katoliko upang di malupos sa ibang pastor at ministro. Okay, good evening sa inyo lahat na nakatabi dyan. Magsalamin din ako dahil para pagkamalan din akong pare. Nagsasalamin si Brother Dense, pagkamalang pare. Si Buddy Romel, yan kasunod. Ha, lagay lang ko ng salamin. Pauso. Pauso. Parang pagkamalan tayong pare. Pero in reality, ako po ay isang padre. Padre de familia. Ano pa man? Ang bilis ng sound effect ni Buddy Romel. Ano pa man? Mga kapuntos, good evening. Ngayong gabi, may tatalakayin tayo. Kung saan ang ating kasamahan na si Mr. Curious Catholic. Eh, napagkamalang pare ng mga sulpot, nagsalamin kasi. Yun. Napagkamalang dulo yung pare. O, tinan nyo yung mukha ng ano ko. Ayan. O, bagay na bagay. O, bagay na bagay kay Mr. Curious Catholic na ewan ko kung may girlfriend na ba to, no? Kung meron man, ay wag na. Pero kung wala, uy, pwede mo magpari yun. Okay, pwede tututuhanin, no? Bakit di na lang tutuhanin ang lahat? Nyak, bungs. Okay, so atin na simulan ng ating opening prayer for sa gabing ito. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong espiritu at sila'y malilikha at sa gayoy mapaninibago mo ang mukha ng mundo. Manalangin tayo. O Diyos na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ng mga puso ng mga mananampalataya, ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo, ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan, at sa tuwin ay magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming loob. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, so atin ang tingnan kung sino yung ating mga kasamahan na nandito ngayon sa Zoom. Tingnan ko muna. Brother Aljan, wala si Brother Aljan. Ayun, Brother Aljan, bagat na ng Iloilo. Good evening sa iyo, Brother Aljan. Yes, isang mapagpalang umaga tanghali. Gabi, Brother Jan daw, dahil lang salamin nga. Sige. Ayan na, no? Dahil pinagkamalan po ang ating kasama na si Brother Dan Soberio o Mr. Curious Catholic sa naging pari dahil sa kanyang salamin. Sige po mga kapatid, no? Gawin po natin ito. Ayan po mga kapatid, isa pa magpalang magandang hali pa rin, no? At sa lahat po ng mag-shoutout muna tayo sa lahat na nandito na nanonood sa ating Facebook page. Shoutout po kay Karil Jean Bourbon, Nancy Valenzuela Iu, kay sino pa? Kay Sister Milagros Barido Magno, sa lahat po ng mga viewers natin sa ating bahay sa YouTube at saka sa Facebook page, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi. Isang paalala po mga kapatid, buksan ang ating puso at isipan para marami po tayong matutunan. Back to you, Brother Jando.
Ay, daya mo. Ganda ng salamin mo. Ang ganda ng salamin ito. Hiniram lang to, hiniram sa pamangkin ko para magkunwari. Okay. Atin namang ibigay naman ngayon sa ating kasamahan naman, Brother Romel Palma ng Iloilo. Brother Romel, good evening. Yes, yan. Isang mapagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi po sa lahat ng mga kapatid natin na patuloy na nagsusubaybay at nagtatangkilik ng ating programa. Shout out po dyan, no, kay Reverend Father Tomas Delicana at sa lahat po ng mga nakatutok at nakasubaybay po sa ating gabi-gabing live Worldwide Catholic Bible Study. At sana po ay pag-aralan natin mabuti ang ating doktrina at pag-aralan din po natin mabuti ang mga nagbibigay nito upang hindi po tayo magkamali sa ating akala. May God bless us all. Back to you, Brother Chando. Okay, thank you sa iyo, Brother Romero. Ito namang ibigay naman sa ating kasamahan naman. From Uzami City, si Brother Tata Rosal. Brother Tata, good evening sa iyo, Brother Tata. Yes, good evening din sa Brother Jando. By the way, condolence pala sa pamilya ni Brother Jandre. Oh, at sa kataniyang kuya na si Jan, ba? Captain Jan. So, sa lahat ng ating magkasama sa Tamaria Punto Por Punto at nandiyan sa Som Nagatabay, sa Pugnila, sana nasa Bokoti Kalila, tulad naman sa ating under episode sa itong Worldwide Catholic Bible Studies sa Punto Por Punto. Kaya ang dosaan ang magtatapin ngayon si Father Dins, Father Dins, Cardiano, Kamalang Badermel Bala, ala ko Father Dins, kaya nagyaan sa ano, Amnil. So, sa lahat, ha? Shout out pala ni Father Elias sa buko sa lahat ng makaparaan dito sa RCC Tamis. Please as all, back to you, Brother Jando. Maraming salamat. Okay, thank you sa iyo, Brother Tata Rosal. And then, condolence para, ano yun? Ayun ba yung ano, natuhog ng bakal? Yun ba yun? Yung kuya niya? O pamangkin ba niya, pa niya yung natuhog ng bakal? Pero condolence din po kay, ano, kay Brother Junre. So sa gabing ito, absent muna si Brother Junre. Dahil yun na nga sa hindi inaasahang pangyayari. So, wala si Brother Junre ngayong gabi. Lipat na lang ako dito ngayon kay Brother. Wala si Brother Wendell. How about Brother Kenneth? Wala si Brother Kenneth. Brother Angel ng ating tagabasa ng Ebanghelyo gabi-gabi. Brother Angel, atin na pag-iko si Brother Angel. Brother Angel, good evening. Yes, mapagpalang umaga, hapong, gabi, no? San mas sulukay ng mundo ng nararating ng punto por punto, no? Ayan, ha? Salamat sa Diyos, nagkasama-sama naman po tayo muli. At siyempre, medyo nakakalungkot tong araw na to, no? Si yung kapatid ni ano yan, bro Jando, yung natuhog noon, yung pamangking niya yon. So ito yung may sakit na lagi yung pinapasama sa prayer natin, no, na medyo lumalaya at yung sakit niya, si brother, ang brother niya si John, no, Lukakubo. So sana po isama po natin sa mga prayer natin, no, pray sa mga prayer intention natin ng kaluluwa, no, ang yumaong si brother John. Sana may he rest in peace. At sana ako everyday po na umaga at gabi dinadalangin ko kahit sa after ng yung sa pagkain, pag nagpasalamat na ako at sama natin po lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, no, sana kaawaan at patawarin sila. So our condolences po, Bro Junior, no, sa buong pamilya na way, no, malalampasan na rin natin yan. Lahat po tayo dumadaan sa ganyan, no? At ang tao, alam natin, ano, maikli lang talaga buhay. So the only thing we can do, yung pinakang pwedeng gawin natin is paghandaan natin, no? Hindi natin talaga alam. Lahat po tayo, no? Nauna lang si brother. Pero lahat tayo, no? Papanaw din. Haharap tayo po sa kanya. Muli, no? Salamat sa Diyos. Nagkasama-sama na tayo sa isa namang gabi ng banal na pag-aaral ng salita ng Diyos. Para po ito sa ating kaligtasan, no? Ang ating Panginoong Jesucristo na nagpapaalala sa atin, no, na
yun nga, sa uling araw, yan si Brother John, ano yan, na, yun na, no? Na kumarap na rin siya sa ating Panginoon sa Kristo. Hindi ka pa na-imbalsa mo, agad-agad, immediately, sabi nga sa 1035 ng Katekisim, immediately, agad-agad yun. Hindi ka pa yata na-imbalsa mo, no? So, hindi ka pa nalalagay sa kabaong, kaharap ka na kay sa ating Panginoon sa Kristo, no? Para hukuman. So, muli, ang sabi niya, ang salita ko ang hahatol sa inyo, so, dapat natin pag-aralan ano ba talagang turo ng simbahan at turo at aral ng ating Panginoon sa Kristo. At ito ba ay sinusunod mo o hindi? Pagdating niya, darating po ang ano, no? Darating po ang araw pag kinuha ka niya, haharap at harap ka sa kanya. Sana po sumunod na po tayo bago mahuli ang lahat, dahil iniisip ko 'yun eh, yung paano kung hindi ka pumasa, no? Hindi tayo pumasa, no? Forever ka na roon, no? Wala nang babalikan. Million, billions of years ka na sa impyerno, lalangoy ka na doon, wala na. Uungol ka na lang forever. So, nakakatakot. That's a final destination. Yun ang forever. Final destination natin. It's either heaven or hell. Sana priority natin makapunta sa heaven, mga kapatid, no? Ito po yung layunin ng punto por punto. Malaman ang aral ng buong simbahan at na para sa kaligtasan ng tao, dahil yun yung saan ang priority natin magmula ngayon, no? Saan ba tayo pupunta sa kabilang buhay? Ano ba yung priority natin, yung sa lupa o yung sa kabilang buhay? Sana lahat po tayo priority kung saan tayo pupunta sa kabilang buhay. Yan, no? So muli, ang ating pong ebanghelyo ngayon ay ayon kay San Juan. Ito, napakaganda po, no? Chapter 6, verse 1 to 15. Pagnilain po natin, no, makinig ang may pandinig. Sabi rito, pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea sa tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 dinaryo yung tinapay ang bilhin ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Mayroon po rito isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila, wika ni Jesus. Madama sa lugar na yon, umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay na matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayun din ang ginawa niya sa isda, binigyan ng lahat hanggang gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang mga lumabis para hindi masayang. Gayun nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Mga kapatid, ito po mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka naming Panginoong Jesus Kristo. Yan, konting pagninilay lang po, no? Kahapon, review lang po natin. Sana yung mga nakapanood kahapon o yung hindi nakapanood, ang topic po natin tungkol kay Sister Faustina, no? Kung paano ba tinawag ng ating Panginoon sa Kristo, no? Buhay niya, no? Ni Sister Faustina, no? May summary po galing kay Father Chris, no? At tinranslate natin sa Tagalog. At sa mga hindi pa nakakaalam po, no? Meron din po siyang Sister Faustina Tagalog movie. I-type nyo lang po yon, Sister Faustina Tagalog movie, si Donita Rose po yung ano niyan. At napakaganda pag nilain kasi Tagalog yan. At yung pelikula niyan dapat ma-spread daw. Sabi na ating Panginoon sa Kristo, ikalat. No? Ikalat yung divine mercy sa buong mundo.
no? So please sana isa ka na sa instrumento, no, na ginamit ni Lord. Panoorin mo 'yon, at kung yung kahapon naman i-type niyo po Father Darwin punto por punto, kasi marami ng topic. So specific niyo po topic, sino nga ba si Sister Faustina? So sa mga nakikinig ngayon, kung gusto niyo makita uli yung kahapon na summary of Sister Faustina's life story, i-type niyo lang po Father Darwin punto por punto, tapos sino nga ba si Sister Faustina. Bakit ko po nabanggit yung kahapon, no? Pansinin niyo po yung kahapon sa Divine Mercy. Dalawang bagay po kasi, no, connected dito sa ebanghelyo natin. Una, sabi ni sa isa sa pinakabuod noon sa diary ng Sister Faustina 998. Diary 998, sabi niya, I am giving sabi rito, this is for you, sabi niya. So kay ano po ito, no? Kay Sister Faustina lang talaga naka-address to, sabi, this is for you. Sabi niya, do all your possible possibly can. So gawin mo lahat ng mga magagawa mo, no, para dito sa works of mercy. Sabi niya, I am giving mankind the last hope of salvation. So, ang sabi niya rito, bibigyan ko ng chance yung mga tao, pag-asa para sa kaligtasan nila. Bakit? Alam ni Lord, ano yung kulang, no? Talagang maraming di maliligtas dahil sa kasalanan. So, ang mga tao po ngayon, alam naman natin na dahil doon sa kasalanan nila, hindi na nila niniisip na, ano ba, maliligtas ba kami o hindi? So kaya ang dami napapahamak. Dito pansinin mo pa, dalawang bagay. Una, alam ni Lord ang pangangailangan ng tao. Kaya sabi niya sa dito sa diary niya pa rin, Jesus said, I desire that my mercy will be worshipped. So, yung desire niya po, no, para ma-worship yung divine mercy, no? Yung desire niya sa tao, alam ni Lord ang pangangailangan ng tao. Kaya ang desire niya, gusto niya, binigyan niya ng last hope sa pamamagitan ng Divine Mercy. Lalo na yung Chaplet of Divine Mercy sa pagdarasal. Venerations of the image of Chaplet, of Divine Mercy. No? Yung image niya. Kasi, alam ng pangangailangan ng tao, maraming hindi maliligtas. Kaya binigyan niya ng pag-asa. Pangalawa po dito, kapag may gusto siyang gawin sa mga tao, gusto niya ibigay pangangailangan, gumagamit po siya ng instrumento. Pansinin niyo, no? Gumagamit siya ng instrumento. Sino ginamit niya rito? Si Sister Faustina. No? So gagamit siya ng instrumento. Sa ating ebanghelyo ganun din po. Pansinin niyo po, no? Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, sabi niya rito, sinabi niya sa mga taong ito, sabi niya, umayon si Jesus sa burol, kasama kayong mga alagad na upo rin. Malapit na noon sa pista ng Pasko. Tumanaw si Jesus at sabi niya, nakita niya dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito? So, concern na concern siya at alam niya na gutom ang mga tao. Dalawang bagay po. Isa ito po, alam niya yung pangangailangan natin, no? Pansinin niyo, no, kahit sa lahat ng may pinagdadaanan ngayon, kapatid, alam ni Lord Jesus ang pangangailangan mo. Huwag kang mag-alala, alam niya ang kailangan mo. Hindi mo pa sinasabi, alam na niya. Kahit tingnan mo yung mga tao, nung makita niya, alam niya. Sabi niya, gusto niya, alam niya, nagugutom. Sabi niya, saan ka makakabili, no? Concern siya. Pero alam naman niya, alam niya yung gagawin niya, sinubukan niya si Felipe. So, yung pangangailangan, in-address niya, sinabi niya sa mga kasama niya. May ginamit na instrumento, kagaya ni Sister Faustina. Sinong ginamit niya ang instrumento? Ito, mayroon pong isang batang lalaki na may dalang limang tinapay at dalawang isda. Ayun, no? Gumamit siya ng instrumento, no? Para pakainin ng mga tao. Mga kapatid, brothers and sisters, ito po yung napakagandang pagnilayan natin sa ating ebanghelyo. Hindi lang yung ang Diyos, hindi lang niya alam ang pangangailangan mo sa physical, sa sikmura, kung nagugutom ka, kung nagkakasakit ka, gusto mo ng kagalingan, hindi lang po yun ibibigay niya, alam ng Diyos kailangan mo yun. At sa Divine Mercy, yun po'y kagutuman sa spiritual.
Ang galing, no? Si Lord God, alam niya pala. Si Lord Jesus, alam niya. At concerned pala siya. Pansinin niya, hindi siya nagpapabaya. Concern niya, alam niya, tinitingnan ka, kapatid, kung ano yung pangangailangan mo. At pansinin mo, gagamit siya ng instrumento. Basta, ang ano ba yung condition dito, maging tapat ka lang. Sabi niya sa 6:33 na Mateo, seek ye first the kingdom of God. Unahin mo dapat siya. Unahin niya si Lord, ang sabi niya, sundin mo yung kalooban niya at ibibigay niya yung mga pangangailangan mo. Paano niya ibibigay yung pangangailangan? Gagamit siya ng instrumento. Ginamit niya si Sister Faustina, ngayon kalat na sa buong mundo. Ginamit niya yung bata rito, napakain yung 5,000. Puro lalaki pa lang yun, ha? Kasi hindi bilang yung mga babae. Pero babae at mga bata. Ganun kabait ang Diyos. Alam niya yung pangangailangan mo, gagamit siya ng instrumento para sa pangangailangan mo. Sana tayo rin po, mga kapatid. Pinapaalalahanan tayo yung divine mercy. Please ikalat natin. Sabi ni Father Darwin natin, di ba? Sabi niya, committed na committed to si Brother Angel. Sabi niya, naalala niyo. Kasi alam niyo, kapag ikaw ay ginamit ang instrumento ni Lord, bibihira ang ginagamit niya. Ginagamit lang tayo lahat dito bilang instrumento ni Lord Jesus. Tandaan mo, kapatid, ikaw din, no? Kasi dapat karangalan sa iyo yan. Sabi ko nga sa iyo, lagi ko sinasabi, isang malaking karangalan gamitin ni Lord sa kanyang salita. Tayo lahat dito ginagamit, malaking karangalan to, dapat to, mahalin natin hanggang sa kahuli-huli ang hininga ng ating buhay. Gawin mo lahat, kapatid. Sana ikaw nakikinig ngayon, hindi yan aksidente. Paraan yan ni Lord. Kasi alam niya pangangailangan ng mga tao ngayon sa buong mundo. Sabi nga ni Bishop Palma, no? Archbishop Palma, maraming uhaw na uhaw sa salita ng Diyos. Kailangan ka ng Diyos, kailangan ng bibig mo, kailangan tayo rito. Lahat ng natutunan natin ngayon dito, ipalaganap natin sa buong mundo. Maging instrumento tayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos para sa kaligtasan ng lahat ng tao. Amen. Yun lang po. Naway gabayin tayo ng Banal na Espiritu ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando, and good luck to you, Bro Romel, sa iyo pong topic. Bro Romel, go ahead. Hello. Right. You bro. Alright, yan. Sa pagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi po sa inyong lahat mga kapatid ko kay Kristo. At ito po ang inyong abang lingkod, Brother Romel A. Palma, ng katotohanan ay ating pag-usapan. At sa pagkakataong ito po mga kapatid, ay meron naman po tayong tatalakaying napakagandang topiko sa pagkakataong ito. Dahil meron naman po tayong nakita, no, na isang video na kung saan po mga kapatid ay yun, si Mr. Curious Catholic ay napagkamalan na isa daw siyang pare, no? Saan nga ba kumuha ng detalye ang ating kaibayo sa pananampalataya at bakit ba naman niya na sabi na si Mr. Curious Catholic ay isang pare daw, no? Sabi niya mismo, sa kanya nang galing yon. So titingnan natin maya-maya ng kaunti mga kapatid, nung uusisain po natin yung kanya mismong reference kung gaano nga ba ito ka-legit para sabihin niya na si Mr. Curious Catholic ay isa daw na pare. So sa pagkakataong ito ay atin naman pong tatalakayin itong ating kaibayo sa pananampalataya na nakakita mismo ng isang video ni Mr. Curious Catholic. At sa video ito mga kapatid ay may napansin siya. That's why nasabi niya na itong si Mr. Curious Catholic ay isang pare. Ito ay hindi naman pala sigurado sa kanya mismong argumento o sa kanya mismong pahayag. At dito natin malalaman na ang kasunod pa niyang mga sasabihin, matitimbang po natin mga kapatid kung gaano ba yan ka-liable, gaano ba yan ka-legit. Kasi sa kanya palang akala ay nagkaroon na ng pagkakamali mga kapatid. So iisa-isahin po natin yan, no, sa pagkakataong ito. At ito po yung kanyang video.
So tingnan natin at panoorin natin mabuti ang kanyang video, mga kapatid. Hello guys, what's up? Isang pinagpalang araw na naman po para sa ating lahat. And for today's topic ay magre-react tayo sa isang video ni Mr. Yan. Ang taong ito ay gumawa po ng content to react sa video no ni Mr. Curious Catholic. Mr. Curious, patungkol po sa teaching niya about idols. Nag-react siya patungkol daw sa teaching ni Mr. Curious Catholic. Teaching ni Mr. Curious Catholic na about sa idols. Okay. And images. Ito sabi niya, I think. Po si Mr. Curious ay isa sa mga priest. Yan. Meron ngayong kasabihan sa kanta, no? Maraming namamatay sa maling akala. Maling akala yun, kapatid, no? Hindi po pwedeng maging pare po yan, si Mr. Curious Catholic, kapatid. Para ipaalam ko sa iyo kung sino ka man, ay hindi po pwedeng pare yan, no? Pwede kong pare ko, pero hindi pwedeng maging pare. Bakit naman hindi pwede? Kasi hindi po siya unang-una, hindi po siya napasok sa seminaryo. At pangalawa, hindi po siya na-ordain na pare. Okay. Yan ha? Po ng mga Katoliko, so disclaimer lamang po, this content is not to degrade any religious group nor to insult them, but so disclaimer, this content is not to degrade, no, hindi para maliitin ang sino man. Even to sa iyo kapatid, itong ginagawa ko ay hindi rin para maliitin ka, kundi para sagutin din ang mga mali na mga paratang mo o mali na mga pinagsasabi mo, okay? What we are doing here is a tinutuwid lamang po natin ang mga katuruan na sasalungat po sa salita ng ating. Okay, so talaga naman, no? Tinutuwid lang. Okay? Ito naman aking talagang adhikain, no? Kaya nga katotohanan ito pag-usapan. Pag-uusapan natin yung katotohanan at ito yung pagtutuwid sa tamang pag-uunawa. Ginoong Diyos, huwag nating patagalin pa. Sige, go ahead. Let's dive in. Sige. Disclaimer lang po, tayo ay sumasagot tamang puntupulpunto sa mga tuligisan ng mga kapatid natin. At ang pinaka-main purpose rin natin dito ay para po makapag-educate no, sa mga kapatid nating Katolik. Ang pinaka-main purpose ni Mr. Curious Catholic ay para makapag-educate. So, ito siguro yung naging basihan niya, no, mga kapatid, para sabihin niya. Si Mr. Curious ay isang pare. To educate, in what aspect, in what topic? Upang hindi yan pumalinlang no, ng mga maling turo ng mga kapatid natin. Upang hindi malin lang na maling turo ng mga kapatid na totoo naman talaga. Yun naman talaga yung adhikain. Kaya lang, merong mga tao na nasasaktan siguro sa katotohanan and then they object, they make their video na yung katotohanan ay babaloktutin at gagawing mali. Naku. Anti-Katoliko. Okay, so naiintindihan ko guys ang intensyon ni Mr. Curious kundi ang proteksyonan lamang po ang kanilang pananampalata. Ang sabi niya, naiintindihan niya daw ang intensyon ni Mr. Curious na proteksyonan daw ang pananampalataya. Well, unang-una, no, ang pinaka-intensyon diyan ay proteksyonan ang katotohanan, kapatid, no? Kasi maling-mali ang kasinungalingan ang iyong papanigan. Kaya ang panig ni Mr. Curious Catholic ay hindi panig sa kasinungalingan o sa kamalian na katulad ng sinasabi mo, kapatid. Kaya bilang isang Katoliko at sa tingin niya, kahit ko nasabing kamalian kasi mali ka unang-una sa pagkataon niya pa lang sinabi mo na I think pare siya. So sana nag-research ka muna para hindi ka maggawang I think. Paano ka paniniwalaan kung hindi ka sigurado? You're not firm in what you are saying. Na kasi ang mga anti-Catholics is mali po ang kanilang mga pangunawa patungkol sa Biblia. Oh, totoo naman talaga, ang mga anti-Catholic ay mali ang pagkaunawa sa Biblia. Isa ka na doon. Okay, patuloy tayo. Sige, patuloy mo. Paliwanag naman ang sinasabi sa Exodus 20 verse 3 to 5 na ang sumasamba sa anumang ilalang sa langit, sa lupa, sa tubig, o ito rin ay isang Diyos, ay labag sa kautusan ng mag-iisang tunay na Diyos. Bakit? Tutol ka ba doon? Labag naman talaga yon sa kautusan. Yung Exodus chapter 20 verse 3, yung magkaroon ka ng ibang Diyos, di ba? Okay, so at least guys, no, alam pala ni Mr. Curious ang Exodus chapter 20. So sabi niya, hindi parang sa pagkakaintindi ko sa kanyang mga pinagsasabi. Parang naman, hindi naman sasigurado. Siguraduhin mo kasi parang hindi ka maging parang-parang. Isa, okay lang na gumawa ng mga imahen tsaka mga ribulto as long as na hindi ito sinasamba. O totoo naman, okay lang naman talaga. Bakit hindi ba pwede? Saan ba pinagbabawal na? Oh, okay. Bawal ang gumawa ng imahe na hindi sinasamba. May mababasa ka bang ganoon? Wala naman. Pero kung titingnan kasi natin. O titingnan mo ano? 20 verse 4? Tingay sa Biblia. O Biblia translation. No, ang sabi sa Exodus chapter 20 verse 4. Oh, yun lang nga eh. Ah, okay. So ganito pala yon. So they will stick again and again and again and again sa kung ano yung nakasulat sa verse 4. Eh, yung ginamit po ni Mr. Curious, mayroong doon na verse 3 muna. Contextualization, kapatid. Huwag kang mag-jump down.
No, huwag ka mag-jump sa ganyang verse kasi mamamali talaga yung pagkakaunawa mo. Verse 5, i-explain natin ito guys ng maayos. Oh, explain mo ng maayos. Scholar ka ba? Grabe ko ha. Kasi pinakita lang ni Mr. Curious pero dinaanan niya lang pero hindi niya in-explain talaga ng mabuti. Sige nga, explain mo ng mabuti ha. Basta siguraduhin mo na tama. Okay. So, okay. Sabi sa Exodus 20 verse 4 to 5, thou shall not make unto thee any images. Or kita mo mga kapatid, ang dayang-daya oh. Ang nakalagay, thou shall not make unto thee any graven images. Ang sabi niya, any images. Yun. Doon pa lang, no, mga kapatid, dyan, dito pa lang ay makikita na natin na napakamali po, mga kapatid, ang kanya mga pinagsasabi, napakalayo po ng kanya pong mga paliwanag at saka yung pagkaunawa po, mga kapatid, sa Exodus chapter 20, verse 4. Kung ganyan ang kanyang argumento, thou shall not make an image, no? Kasi image, so all image, ibig sabihin, walang exemption, huwag kang gagawa ng kahit anumang imahin o larawan. Kung walang exemption, kapatid, eh bakit meron ka ang video dyan na in-upload mo? Yung video na yan ay may image. Eh bakit meron kang Facebook account? Bakit meron kang YouTube channel? May mga image yan. Di ba paglabag yan, kapatid? Kung sasakyan natin ang argumento mo in a literal sense, nako, talagang dapat burahin mo na yung Facebook mo, burahin mo na yung YouTube channel mo, burahin mo na lahat ng mga pictures mo, wala na lahat. Dahil kapag sinabi mo sa akin, iba naman yan yung pictures brad sa image. Bakit ang pictures, hindi ba image? Kahit elementary, makaka-identify ng picture at image. Isa lang yan. Kung anong pictures, image yan. At sinabi nga ng Panginoon, no, kung babasahin po natin mga kapatid, tutul na tutul sila sa image. Pero kung babasahin natin mismo, okay, dahil sila ay maka-King James Version, diba? Gamitin natin yung King James Version para mas maganda sa kanila mismong argumento. Ito, gamitin natin yung King James Version. Ha? Ito po mga kapatid. And God said, let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Sabi niyan mga kapatid, klarong-klaro ah. God said, let us make man in our image. Okay, so klaro pala dito mga kapatid na ang tao pala ay image. No, tayong mga tao ay image ni God. Kung pinagbabawal ang pagkakaroon ng image, kapatid, huwag kang haharap kahit kanino mang tao, ha? Huwag kang haharap. Kasi kapag nakaharap ka, ay naku, image yan. At kung ikaw naman na isang may asawa ka na, eh huwag kang magkakaroon ng anak mo. Kasi yung anak mo, image yan eh. O sana wala ka rin magulang kasi huwag kang magkakaroon ng image. Kung is in a literal sense, yung pagkakaunawa po mga kapatid sa nabasa nating Exodus chapter 20, mamamali ka talaga dun. Mamamali ka talaga kapag in-interpret mo in a literal sense ang Biblia. Naku mga kapatid, ito yung dapat nating paghandaan. Yan ang dapat nating paghandaan na ma-encounter po natin, no? Na masilayan po natin mga kapatid yung maling pagkakaunawa ng ating mga kapatid o kaibayo sa pananampalataya, lalo't lalo na ang pinaka-paborito nilang pagsisitas, yung Exodus chapter 20 verse 4, no? Yung argumento niya ay napakagasgas na po mga kapatid. So balikan po natin mga kapatid yung argumento ng ating kaibayo sa pananampalataya, no? Exodus chapter 20 verse 4 to 5 daw, sabi niya ipapaliwanag niya daw yung nakalagay dito ay thou shall not make unto thee any graven images. Pero yung sabi niya, thou shall not make unto thee any images. So, yun doon pa lang mga kapatid, no, sa kanyang pinoproject at sa kanya mismong pinagsasabi ay mali-mali na po mga kapatid. So, paano ba yan? Sige nga, pakinggan natin yung kanyang paliwanag. Graven image. So, sabi sa King James, huwag kang gumawa ng kahit anong image or mga imahin. At kung huwag ka daw gagawa ng kahit anong imahin, sabi sa Exodus. Kahit ano ah, no exemption niya mga kapatid. Uulitin ko po yung aking argumento kanina. Kung ipinagbawal ang pagpapagawa ng imahin at binasa po natin in Genesis chapter 1 verse 26 in King James Version na ang sinasabi doon ay bawal, no? Bawal ang sabi niya sa 20 ng Exodus, bawal daw pagpagawa ng imahin. Dito doon naman sa Genesis chapter 1:26 ay magpagawa, no? Nagpagawa, sabi ng Diyos, let us make, no? Gumawa talaga ang Diyos ng tao at ang tao yun ay in the image of God. So, kung magkaganyan ng kanyang argumento, dapat hindi siya humarap sa kahit kaninumang tao. Kahit na sa nanay niya, sa tatay niya, sa lulo at sa lola niya, sa mga kapatid niya, kung may anak man siya, huwag siyang haharap, huwag siyang magkakaroon ng anak. Kasi,
bawal para sa kanya ang pagkakaroon ng imahen. Yan ang literal na sense. Alam niyo po mga kapatid, meron akong experience noon. Isang napakatalinong INC na naging co-working student ko noon ay, naku, magaling sa klase. Dumating yung time na kami po ay nagkaroon ng argumento dahil nakita niya na nagbabasa ako ng Biblia. Kinontra ba naman yung mga imahen ng mga Katoliko? At sabi niya, sinasabi sa Bible daw. Tinulungan ko sa how to cite. Sabi ko, ito ba yung sinasabi mo, Exodus chapter 20 verse 4? Sabi niya, oo yan, bawal di ba, bawal na magkaroon kayo ng mga imahen. Bakit meron kayo noon? Napakasimple yung sinagot ko sa kanya mga kapatid. Sabi ko sa kanya, kung bawal, bakit meron kang Facebook? Bakit may profile ka doon? Bakit meron kang account na yan? So dapat erase yan. And biglang nabago mga kapatid. Sabi, except dyan, binalik ko. Saan mo naman mabasa dyan? Dyan mismo sa Exodus chapter 20 verse 4, na bawal ang imahen except lamang sa Facebook. Okay, dadagdagan natin ngayon. Saan ipinagbabawal sa Biblia ang pagpapagawa ng imahen except no o maliban lamang no maliban sa video na mayroong imahen, sa Facebook na mayroong profile, sa YouTube na mayroong profile photos or pictures again, at sa kahit saan man, kahit sa email mayroong mga photos diyan, mayroong mga images diyan. Kung bawal, bakit mayroong kang cellphone? Nagpo-produce yan ng image. Bakit mayroong kanyan? Dapat itapon mong cellphone mo, itapon mong laptop mo. Itapon yung TV nyo, itapon mo lahat na may mga connection sa image. No? Durugin mo, basagin mo kung gusto, ganyan ang gusto mo. Hindi naman kasi ganyan ang tamang pagkakaunawa. Pero sige, pakinggan ka namin para mapagbigyan natin yung sabi mong ipapaliwanag mo ito. Titingnan naman natin guys sa NIV, New International Version, na sabi dito, you shall not make for yourself an idol. Eto na, magkukonclude na siya mga kapatid ha. NIV translation, idol. Tama yung nakalagay dyan, no? Idol. Pero doon naman, sa Exodus chapter 20, verse 4, na King James Version, graven images, at nag-conclude sa agad na, alam ko na yung magiging kadadatnan nito ng idols at image, gagawin niyang isa yung kaulugan, mga kapatid. Ito, ha? So, ang sabi sa King James, image. Sabi ko na nga ba, eh. Oh, sabi sa King James, image or imahen, sabi naman sa NIV, ay idol or iaribulto. Ha? Ano nang yung idol yung ribulto? Naku naman. Kita niyo yung pagka... Yung definition niya mga kapatid, idol daw ay ribulto. Saan kaya siya kumuha ng definition na ang idol ay ribulto? Okay. Kayo mga kapatid, no, mag-search kayo. Ang ibig sabihin ba ng idol ribulto? Ang lahat ba ng ribulto idol? Ang lahat ba ng imahen idol? Naku naman. Sige nga kapatid. Ang sabi naman sa NIV, idols. Kaya nga wala tayong, hindi tayo gumagawa ng idols tsaka mga images kasi ito ang sinasabi ng Biblia. Oh, hindi daw gumagawa ng mga idols tsaka mga images tsaka. Ibig sabihin, magkaiba yun. Sa kanya palang paliwanag ay dito na madidistinguish natin mga kapatid. We can identify na iba yung idols sa image tsaka. No? Ng idols at tsaka. Ibig sabihin, magkaiba yun. Idols at tsaka. May tsaka sa eh. Oh, ibig sabihin, iba. No, dinidistinguish niya, iba yung idols, iba yung image, pero bakit ba naman ginagawa niya ngayon ay kinukumbay niya, iniisa niya lang. Huwag kang gumawa, hindi pa yan ginawang Diyos o hindi pa yan sinasamba. Ang idols pala hindi sinasamba mga kapatid. Naku naman, okay. Kaya pala, no, kaya pala, naunawaan ko na ngayon, kaya pala, hindi niya mabuti yung paliwanag ni Mr. Curious Catholic. Kasi sa kanya mismong paliwanag, no, sa kanya mismong pagkakaunawa, ay meron na pong kamalian. Malaking pagkakamali na po. Kaya naman pala. Okay. Okay. Ang sabi dito, huwag kang gumawa. At ang sabi sa verse 5, you shall not bow down to them or worship them. Yan. Sana naunawaan mo yan, kapatid. Ang sabi dyan, you shall not bow down to them or worship them. Huwag mo silang sasambahin. Hindi naman sinasamba ang imahe ng Katoliko eh. Para sa iyo kasi sinasamba. Kung sinasamba na yung imahe ng Katoliko, ay naku kapatid, no. Aagree ako sa iyo na mali talaga. Pero as long as hindi namin sinasamba, as long as hindi namin wino-worship ang imahen, kapatid, wala pong masama doon. Alam mo ba ano yung masama? Masama yung bunganga mo dahil nagpapalabas ka ng kasinungalingan. Ang totoo binabaluktot mo at ginagawa mong sinungaling. No? Yun yung katotohanan. So, sorry no kung... Sorry din ha, dahil nagsabi ako ng katotohanan na mali ka. Medyo offensive ito sa mga kaibigan na... Yes, talagang napaka-offensive na sabihin kong mali ka, no? At kasinungalingan ang pinagsasabi mo. Ating mga Catholics, Kasi tama naman talaga yung paliwanag ni Mr. Curious Catholic. Mali naman ang pagkakaunawa mo. Minamali mo. Katotohanan na nga. Binabaloktot mo pa.
eh, kahit nasa iyong salita, sabi mo nga eh, no? Idols tsaka image, ibig sabihin, magkaiba yun. Iba yung idols, iba rin yung image. Kung sabi kasi sa Biblia, mga kaibigan. Oh, yes, kaibigan. You shall not make for yourself an idol or any kind of images. Any kind of images? Saan mo nabasa yan? Dumadagdag ka yata eh. Kahit sabihin natin any kind of images, okay, granting. Yan yung sinasabi na huwag gagawa ng kahit anumang imahin. Okay, tanong ko sa'yo. Dapat burahin na ba ang Facebook mo? Dapat burahin na ba ang YouTube mo? Dapat, no? Itapon mo na ba ang cellphone mo dahil nagpo-produce siya ng image kasi may camera? Dapat basagin ba ang TV dahil merong image na makikita? Yun ba ang dapat nating gawin, kapatid? Pakiklaro nga. Okay? Okay. Anything in heaven, above or on earth. So huwag kang gumawa. Pag sinabi ka sa ating huwag kang gumawa, ibig sabihin huwag kang gumawa. Oh, pag sinabing huwag kang gumawa, ibig sabihin huwag kang gumawa. Anything, no? Image sa, ano to, no? Sa langit. Sabi, pag sinabing huwag kang gumawa, huwag kang gumawa. Puro ikaw, ngawa ka ng ngawa. Eto, kapatid, no? Alam ko naman, siguro, na hindi lingit sa iyong kaalaman ay nabasa mo na rin ito. Pero, ipapamukha ko pa rin sa iyo yung totoong katotohanan. Hindi yung kasinungalingan mo. Yan, eto. Basahin natin sa King James Version na, kasi ito yung kinukot mo eh. Sabi dito, yan, sa 28 verse 18, and thou shall make two cherubims of gold, of beaten works shall thou make them in the two ends of the mercy seat, and make one cherub on the end, in one end, and the other cherub on the other end. Even on the mercy seat shall ye make the cherubims on the two ends thereof, and the cherubims shall stretch forth their wings on high, covering the mercy seat with their wings, and their faces shall look one to another. Toward one mercy seat shall the faces of the cherubims be. So sinasabi diyan, oh, nakaina na magpagawa, no? Ano yung cherubim? Nasaan ba yan? Alam mo na yan ay nilikha, no? Na hindi dito sa mundong ito, kundi nasa langit yan. So, imaheng nasa langit, pinagawa ng Diyos. E bakit hindi ka dyan nagreklamo? Yan. Kung basahin natin mismo sa Tagalog na translation, ito ha. At gagawa ka ng dalawang cherubing ginto na yari sa pamukpok iyong gagawin. Sa dalawang dulo ng luklukan ng awa. Gawin mo ang isang cherubim sa isang dulo at ang isang cherubim sa kabilang dulo. Kaputol ng luklukan ng awa. Gagawin mo ang mga cherubim sa dalawang dulong niyaon. At ibubuka ng mga cherubim ang kanilang pakpak na paitaas. Naliliman ang luklukan ng awa. Na kanilang mga pakpak na kanilang mukha ay nagkakaharap. Sa dakong luklukan ng awa, ihaharap ang mga mukha ng mga cherubim. So, yun naman pala. Klarong-klaro naman eh. Mismo ang Diyos ay nagpagawa na ng imahin. Isa pang version. Lalagyan mo ng dalawang cherubim ginto ang dalawang dulo nito. Ano yung sinasabi dyan? Yan ay patungkol sa Ark of the Covenant. Ito ah. Ang dalawang tapyas na bato ng kasunduan, sa verse 16 natin umpisa na pagbasa, ibibigay ko sa iyo ay ilagay mo sa kaban. Yan. Ark of the Covenant yan. Gumawa ka ng luklukan ng awa na yari sa purong ginto. Ang haba nito ay 1.1 metro at 0.7 metro naman ang luwang. Lalagyan mo ng dalawang cherubing ginto ang dalawang dulo nito. Tig-iisa sa magkabilang dulo. Ihihinang ang mga cherubing upang ito at ang luklukan ng awa ay maging iisang piraso. Gawin mong magkaharap ang dalawang cherubim na parehong nakatungo at nakabuka ang mga pakpak na nilukluban ng luklukan ng awa. So, klarong-klaro dyan. Napakaklaro naman dito sa nabasa natin sa Exodus chapter 25 verses 18 to 20 na ang Panginoong Diyos mismo ay nagpagawa ng imahin. Bakit kontrang-kontra itong ating kaibayo sa pananampalataya sa pagpapagawa ng imahin bagkus ang ating Panginoon mismo ay nagpagawa ng imahin. So ito po mga kapatid, no? Kaya nga maging mapagmatsyag po tayo mga kapatid at maging mapagpanuri po tayo sa mga kaibayo natin sa pananampalataya na naglalagay po ng kanilang sariling pagkaunawa sa Biblia. So yun, at ipagpatuloy po itong ngawa ng ngawa natin kapatid. Ipatuloy tayo. Sa mga tunay na katuruan ng ating simbahang Katoliko na itinatag ng ating Panginoong Hesus Kristo. Okay, so kiniklaim guys ni Mr. Curious na ang Katoliko daw is
itinatag ni Jesucristo. Okay. Ikiniklaim daw ni Mr. Curious, mga kapatid, na ang Katoliko ay itinatag ni Kristo. Kung hindi ka naniniwala, kapatid, ipakita mo sa akin ang referensya mo na hindi si Kristo ang nagtatag ng Katoliko. Meron ka ba nun? O meron ka lang sa bibig mo na magsasabi na hindi si Kristo ang nagtatag? Meron ka ba nun? O baka naman gagawa ka lang ng kwento para paniwalaan ka sa sarili mong anino? Yan. So dapat, meron kung may alam, o dapat ipakita mo ang iyong nalalaman. Hindi yung, nako naman, o object ka lang, wala ka namang reference. Sige nga, tingnan natin kung meron kang reference. But sorry to tell you, Mr. Curious. Sige. Okay. Accepted. Go ahead. Hindi kita papahintulutan. Oh, sige. Bakit mo hindi papahintulutan? Sa kasinungalingan mo. Okay, oh, sorry talaga sa buong mga kaibigan natin dyan. Na wala po talagang basihan sa Biblia. Wala. Walang basihan sa Biblia. Okay. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, kung hindi si Kristo, sino at saan ang iyong reference? Huh? Ano ba yung relihiyon mo? Ano ba yung relihiyon mo? Sige nga, tingnan natin. Baka malaman pa natin kung sino yung founder nyo. Kung biblical support na magpapatunay. Walang biblical support. Yung Mateo 16:18. Sabi ng Panginoon, itatayo kong aking iglesia. Singular yon, isa lang simbahan dun. Anong simbahan yon? Sa inyo ba yon? Sige nga, ipakita mo yung ebidensya mo na sa inyo yon. Wow! Baka nagdi-dreaming ka lang, kapatid. Sa salita. Ikaw nga, salita ka ng salita. Hindi mo naman nga napapakita. Ni Mr. Curious na ang... Salita mo nga, hindi rin mapagkakatiwalaan. Hamakin mo naman, sabihin mong pare, ang hindi pare. At sabihin mo naman na susuri-suri ka pa dyan, na mali ang claim lang daw. Pero ang tanong, saan yung ebidensya mo? Wala naman. Katoliko ay itinatag ni Jesucristo. Tama naman, Katoliko ay itinatag ni Jesucristo, ng Panginoong Jesucristo mismo. Wala pong ganyang talata sa Biblia. Okay, saan yung talata sa Biblia rin na ang simbahan mo itinatag mismo ng Panginoong Jesucristo? Sige nga, I challenge you. Ipakita mo na ang kung anong kinaaniban mo, ha? For example, ikaw ay born again. Sabihin mo dyan sa Biblia, born again, itinatag ng Panginoong Jesucristo. So, saan dyan? Sige. Kung ikaw man ay saksi ni Jehovah, saksi ni Jehovah, itinatag ng Panginoong Jesucristo. Sige. Sa Biblia, ha? Ibabalik ko sa yung argumento mo sa Biblia, ha? Ha? Okay. Kasi kung referensya, okay, sabi ng Panginoon sa Biblia, 16:18, okay, sabi dyan, itatayo ang iglesia sa pamamagitan ni San Pedro. At si San Pedro ay kinikilala mismo ng simbahang Katoliko na unang ipinagkalooban ng Panginoon Jesucristo ng simbahan. Yan, okay? Mayroong mga biblical passages dyan na mga supporting sa inyo. Saan ba kayo connected? Okay, kami kasi connected kami kay San Pedro na siya mismong pinili ng Panginoon Jesucristo na sa pamamagitan ni San Pedro ay may tatayo ang iglesia o yung simbahan. Singular po yun, hindi po yung maraming simbahan. Okay? So, iisa lang. Kung ikaw naman ay nag-claim na tama ka, sige, ipakita mo yung tama mo. Okay? Huwag yung puro lang tama sa bibig mo at sa dila mo. Okay? Sige. Pakita mo. Patuloy tayo. Pakita mo na. Saan yung reference mo? Wala naman palang reference. Kita mo, kapatid, ha? Klarong-klaro yan. Yo? Magsisinungaling siya para yung katotohanan ay gawing sinungaling. Okay, kita mo lang, ha? Wala naman palang ipapakitang reference. No? Magbubunga nga lang, wala namang ipapakitang reference. Nako, magkaganyan, napakadelikado niyan, mga kapatid, na magbubunga nga ka lang, tapos wala ka naman palang reference. Kung alam niyo po yung Facebook account ko, ay naipost ko na po dyan. Nasa New Book of Knowledge, Volume 16, Page 287, ang reference po natin, na Katoliko ay tinatag talaga ng Panginoong Jesucristo. Kaya, no, without the doubt, no, kayo pong mga Katoliko, ang totoong iglesia, ang totoong itinatag ng Panginoong Jesucristo. At hindi po sila. Kasi wala naman pong maipapakita, no, sila na reference o na ebidensya na sila itatag ng Panginoong Jesucristo. Wala po silang maipapakita na tatag po sila ng Panginoon. Bagkos ang ipapakita lang po nila, mga kapatid, ay yung kanilang pagkakaunawa lamang sa Biblia in their own or self-interpretation. Sige nga, pagpatuloy natin. Ang tunay na purpose ng mga ribulto, ang mga sagradong imahe sa ating simbahan at tahanan na inilaan upang bisikin at alagaan ang ating pananampalataya sa misteryo ni Kristo. Sa okay, ito na. Ang Catechism of the Catholic Church 1192, dahil Catechism of the Catholic Church ito, mga kapatid, no, 1192, so dapat, ang magbibigay ng pagpapaliwanag dito, hindi siya
hindi naman siya Katoliko. Okay? Hindi naman siya Katoliko. Bakit siya magpapaliwanag ng Katekisim of the Catholic Church? Katoliko ba? Naku naman. Okay. So, tingnan natin. Bago natin siya pagbigyan, no? Ay atin munang tingnan ang katekismo na sinasabi dito, no? Sinasabi dito, mga kapatid, sacred images in our churches and at home are intended to awaken and nourish our faith in the mystery of Christ. O, hindi naman pala sinasabing sinasamba dito, eh. Through the icon of Christ in His works of salvation, it is He whom we adore. Okay? Through sacred image of the Holy Mother of God, the angels and the saints, we venerate the persons represented. Okay, sigurado, lilikuin niya naman yung katotohanan dito. Sasabihin niya naman, oh, adoro, ibig sabihin sambahin. Eto, sige, pakinggan natin muna siya bago natin ibigay yung paliwanag. Sige kapatid, go ahead. Pagpatuloy ka sa kasinungalingan mo. No? So sabi niya, ang mga imahin pala, yung mga inilagay sa mga bahay natin, mga bahay, no? Kaya pala, ang mga kaibigan natin, mga... Yun, muntik na siya, bahay natin daw, sabi niya. Baka meron sa kanila. Tinatago mo lang kapatid, ha? O sige, patuloy. Patuloy ko. Kaya pala, sige, patuloy mo. Meron sila mga altar doon, mga imahin, saka mga ribulto para mapanatili, no? Ang kanilang pananampalataya. Huwag nating kakalimutan, guys. Sabi sa Hebrews chapter 11, verse 1. Sige. Nag-jump na sa Hebrews 11, verse 1. Ano yon? Sige, basahin muna natin dito. No? Hebrews 11, verse 1. Para okay-okay naman, no? Bago bigyan ng... pagpapaliwanag, basahin muna natin ang Hebrew 11 verse 1. Sinasabi dito, mga kapatid, ay ganito po. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at hindi katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Sige nga, paano niya ikokonek yan? Sige kapatid. Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. So ang sabi sa Biblia, ang pananampalataya ay ang paniniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita. So kung ang ating paniniwala ay nakabase dahil sa ating mga nakikita, ibig sabihin hindi ito tunay na pananampalataya. Okay, sige nga. Basahin mo sa akin sa Biblia na kapag nakabase ka sa nakikita ay hindi ito tunay na pananampalataya. Sige nga, meron kang ganon? Okay. Ang Biblia, nakikita mo ba? Hindi. O, nakikita yan, kapatid. Sinungaling lang ang magsasabing hindi yan nakikita ang Biblia. Ang mga letra dyan sa Biblia, nakikita mo? Hindi. Ay, nakikita pala, kapatid. Sinungaling lang ang magsasabi sa na hindi niya nakikita yung mga letra sa Biblia. Eh, bakit naniniwala ka dyan sa nakasulat? Nakikita mo yan? Naku naman. Grabe ka mag-akusa, kapatid. Yung logic mo, napaka-illogical. No? Ewan ko lang. Meron ka ba bang logic? Nakikita mo ba o hindi? Eh, pag sinabi mo sa akin hindi, eh, bakit nababasa mo? Ang galing mo, ah. Baka nag-i-imagine ka sa blank na page, no? Tapos nagsasabi ka lang ng kung ano-anong gusto mong sabihin. Grabe ka, ha? Sige nga, patuloy. I know that it sounds so offensive, pero... Sa'yo, offensive. Kasi ang katotohanan naman talaga ay nasa Katoliko. Na hindi naman talaga sinasamba ang imahe ng Katoliko. At ang imahe na yan ay to remind us na merong Kristo. Eh sa inyo, paano kayo nare-remind? Po, wala po tayong ibang kinukunan po ng salita o katotohanan, kundi ang salita lamang po ng ating Panginoong Hesus. Ang problema kasi, ang kinukuha mo, kapatid, na sinasabi mong salita ng Panginoong Hesus, translated yan. At hindi mo siguro matanggap-tanggap yung katotohanan yan. At kung tanggapin mo man, ako baka magkatoliko ka. Kasi kung talagang truth seeker ka, ay aalamin mo kung paano nagkaroon ng Biblia ang ginagamit mo ngayon na meron ng translation. Bago nagkaroon ng translation, sa original text nito, paano nagkaroon na na-compile yan from Old Testament to New Testament? Yun ang sana na pag-aralan mo muna. Kapag alam mo na, kahit na siguro malaman mo na sa Katoliko at hindi mo talaga tatanggapin, may problemang malaki dyan, hindi na ang Katoliko, hindi na ang simbahan, kundi ikaw mismo. Bakit? Kasi naniniwala ka na sa sarili mo, no? Kung nananaginip ka ngayon, nako, talagang tulog na tulog ka. No? Sana ay magising ito, mga kapatid, yung pagkakatulog ng kapatid natin sa kanya mismong mga pagbabali ng katotohanan, no? Pagsisinungaling sa katotohanan. Totoo na nga, iibahin mo pa yung katotohanan. Paano ka ba, kapatid? Yan, sige. Ng Biblia, I mean. Okay, no? So, yun po. Ibig sabihin, kung wala na po ang mga ribulto tsaka mga imahin, parang pinapalabas na rin po natin na mawawala na rin ang ating pananampalataya. Hindi po ganun, miss. Kung wala ang mga ribulto at mga imahin, mawawala ang pananampalataya. Hindi ganun yung point. Hindi ganun yung point, kapatid. Ang point na yan, point mo lang. Ang sinasabi dyan,
availability. Kung merong imahe na magpapakita sa akin o magpaparemind sa akin na merong Kristo na nagpapako sa krus, nagpakasakit para sa kasalanan ko, na kung malaking impact yan sa akin, kapatid, sa'yo wala kasing impact, kasi ewan ko lang, may pakialam ka ba sa pagpapakasakit ng Panginoong Kristo? Paano ba sa inaalala? Sir Curious, patuloy tayo. O sige, patuloy. Panginoon ng ikon ni Kristo at ng kanyang mga gawa ng kaligtasan, siya ang ating sinasamba. Sa pamamagitan ng mga banal na imahe ng banal na ina ng Diyos, ng mga anghel at ng mga santo, hindi nagalang namin ang mga taong kinakatawan nito. Okay, so wala tayong problema guys sa paggalang sa mga apostles, especially sa earthly mother po ni Jesus. Kasi meron kasi ako nakausap guys na isang guys na isang Catholic faith defender. Tinatanong ko sila kung bakit sila nagpe-pray in every time merong patay, pinagdadasal nila para marigtas ang kaluluwa ng namatay. Okay, so tinanong ko yung kaibigan kong Catholic faith defender, sabi nila kinakausap nila si Mary na hinihiling nila na sana'y sabihan niya si Jesus na iligtas yung kaluluwa ng kaibigan naming namatay. Maging ang mga apostles, mga saints, ay hinihiling din nila na sabihan si Jesus na iligtas yung kaluluwa. Number one guys, wala pong ganun sa Biblia. At gaano kakasigurado na walang ganun? Na walang intercession of prayer of the saints? Gaano kakasigurado? Baka ano lang, baka isang chapter lang siguro ng Biblia ang nabasa mo kapatid, tapos nagsasabi ka ng walang ganun? Gaano kakasigurado kung magkaganon? Okay, tingnan nga natin sa paborito nila mismong King James Version. Tingnan natin kung wala nga bang mababasang prayers of the saints. Okay? Pag merong prayers of the saints kapatid, nako, dapat bumalik ka na sa totoong simbahan na. Ito, basahin natin sa King James Version mismo. Revelation chapter 8, verse 4. And the smoke of the incense which came with the prayers of the saints ascended upon before God out of the angel's hand. Ano yung nabasa? Prayers of the saint. Meron palang ganun, kapatid. Meron palang prayers of the saint. Paano yan ngayon? Paano yan? Kung mag-object ka na si Mama Mira, hindi saint, ano siya? At sinasabi mo na walang ganoon, walang prayers of the saints, hindi totoo yun. Paano yan? Meron akong nabasa sa Revelation chapter 8 verse 4. King James Version. Ano yan kapatid? Paano mo i-reconcile yan? Maniniwala ka na ba na mayroong prayers of the saint? Sige nga. Kahit na siguro pakitaan ng ebidensya to, hindi to maniniwala kapag sirado na yung isip nito eh. At tinanong ko siya, bakit ganun bro? Bakit niya hindi ka naniniwala? Bakit ganun? Kasi meron kaming basihan sa Biblia. Ikaw wala. Sabi niya, naalala mo ba nung time na sa kasal ng Kana, wala nang wine, no? Wala nang wine yung sa kasal. So, ang ginawa ni Mary, kinausap niya si Jesus, at ang ginawa ni Jesus, gumawa siya ng wine. Sabi nila, ganun din daw sa kaligtasan. Pag ang ina na daw ni Jesus ang maghihiling kay Jesus, hindi daw siya makahindi kasi ina niya yun eh. So, sino ba ang makahindi kung ina mo na yung humihiling sa'yo? Tama yung argumento. Sino ba ang makahindi kung ina mo na ang humihiling sa'yo? Totoo naman kasi nangyari yan sa John chapter 2. Sa kasal sa Kana. Tutol ka ba doon? Ang tanong, tutol ka ba doon sa nangyari sa kasal sa Kana na ang mismong ina ng Panginoong Hesukristo na si Mama Mary ay yun, no? Naging tulay upang magkaroon ng magandang kasiyahan doon mismo sa celebration ng kasal. Dahil doon sa sinabi ng ating Inang Birhen Maria sa ating Panginoong Hesukristo. Kahit nga sabi ng Panginoon, hindi pa yun dapat time eh. Pero dahil mismo ang kanyang ina ang nagsabi, ay naniwala, ay ginawa. Pero ikaw mismo, sige nga. Kaya nga, yun yung paraan nila para maligtas pa yung kaluluwa. Sounds tama, ano? Para ba? Oh, yun pala. Sounds tama naman pala. Tama naman pala eh. Ang kung sa isip lang ng tao, din yung taong nakikinig is walang basihan, wala siyang understanding. Paano walang basihan? Kasi meron nga nabasa ako, Revelations 8:4, prayers of the saint. Ikaw, wala kang basihan, ngawo ka lang dyan. Standing sa Bible, baka may isip niya, parang tama, ano? Pero sa totoo lang, guys, parang tama, pero yung parang, hindi pa rin yung tama. Kasi walang ibang tama, mga kapatid, is yung Biblia lamang. Lahat ng mga practices natin na outside sa Biblia or walang biblical basis, hindi yun katotohanan. Yan, sabi niya, lahat ng practice daw, yan, makinig kayong lahat, no?
lahat ng mga reliyon, makinig kayo sa kanya, lahat daw ng practice na wala sa Biblia ay hindi tama. Okay, tanungin kita. Dapat wag mo nang i-practice to, ha? Araw-araw, ha? Okay. Saan mo mabasa dyan sa Biblia na ang Panginoong Jesucristo ay umihi? So, ibig sabihin, wag kang iihi kasi hindi siya umihi. Dumumi. Wag kang dudumi araw-araw, ha? Kasi hindi mo yan mababasa sa Biblia. Practice mo yan. Okay? Yan lang. Okay. Sa dalawang tanong na yan, eh, kailangan mo munang i-reconcile yan. Oh. Umihi, dumumi, at saka kailangan maipakita mo sa Biblia yung reference mo, ha? Na sabi mo kasi, lahat ng practice na wala sa Biblia ay mali. No? Ibig sabihin, kailangan lahat ng practice ay napasok sa Biblia. Biblia lamang. Ito naman, karugtong na tanong dyan. Saan mo rin mababasa, no, sa Biblia? Kasi ang practice nyo, sabi mo kasi ang basihan ng katotohanan ay sa Biblia lamang. Okay. Saan mo mababasa sa Biblia na ang Biblia lamang ang basihan ng buong katotohanan? Okay. Buong Biblia, ha? I'm referring to the Old and New Testament. Whole. Hindi cutted, no? Hindi partial. Whole, Old and New Testament, Bible, yan ang basihan ng katotohanan. Saan mo mababasa sa Biblia yan? Okay? Kung may maipapakita ka, naku, tingnan natin, atin ding evaluate kung tama yung pagkaka-deliver o pagkakaunawa o pagkakabigay ng talata mismo. Yan. Sige, patuloy. Maganda lang pakinggan, pero ang Tama, yan. Maganda lang pakinggan na sinasabi mo na ikaw ay nasa katotohanan kasi gumagamit ka ng Bible, eh si Satanas gumagamit ng Bible. Bakit? Magkapareho ba kayo? Porke ba gumagamit ng Bible sa katotohanan? Si Satanas gumamit ng talata sa Biblia, nasa katotohanan ba yun? Ibig sabihin, tama yun? Ibig sabihin, magkasama kayo yun? Katotohanan, mali pa rin yun. Oh, okay, tama, patuloy tayo. Bagaman may imahe tayo ni Kristo sa ating pagsamba, ay hindi naman ito napapalitan ang taong nilalarawan ito. Katunayan, kung ano man ang ating pinapakita sa pag-alang atin sa kanyang mga larawan, ay binibigay natin ito sa kanya. Ang pag-alang ng mga Kristiyano sa mga imahe ay hindi salungat sa unang utos na naghuhudyat ng mga idolo. Okay, no? So, sinabi ni Mr. Curious, no, na hindi daw salungat ang pag-alang sa mga idol saka sa mga imahin. Pag sinabi kasi idols saka imahin, sinabi ba ni Mr. Curious na hindi salungat ang pagpagalang sa mga idols? Napakasinungaling talaga ng taong to, ah. Okay, let us repeat kung sinabi bang hindi salungat ang paggalang sa mga idols, ah. Ito sabi ni okay. Manito na papalitan ang taong nilalarawan ito. Katunayan, kung ano man ang ating pinapakita sa paggalang atin sa kanyang mga larawan ay binibigay natin ito sa kanya. Ang paggalang Kristiyano sa mga imahe ay hindi salungat sa unang utos na naghuhudyat ng mga idolo. Klaro, ha? Sa mga imahe, hindi idols. Pero itong sinungaling na ito, sasabihin, idols daw yung sinabi ni Mr. Curious. Okay, no? So, sinabi ni Mr. Curious no, na hindi daw salungat ang paggalang sa mga idols saka sa mga imahin. Yan, sa mga idols at saka sa mga imahin. Kita mo lang, no? Alam mo talaga, mga kapatid, kung sino yung nagsasabi ng totoo at sino nagsasabi ng kasinungalingan. Kasi merong dagdag sa kanya, eh. Dinadagdagan niya ang salitang hindi naman sinasabi. No? Ang hindi naman sinabi mismo. Kayo, inulit po natin ng makalawang beses po natin na i-play yung kanyang sinight o yung kanyang kinuhang video. Wala pong binanggit na ang idols, no, ay katulad din yung paggalang. Wala po tayong ginagalang na idols. Nako naman. We never venerate idols, no? We never venerate idols. Kaya kapag naniniwala po kayo, mga kapatid, sa taong 'yan, nako, mamamali po tayo diyan kasi ang idols po ay talagang ipinagbabawal po sa atin. That is against to the first commandment. Kaya nga Exodus chapter 20 verse 3, first commandment po yung pinag-uusapan doon. Ito po, basahin natin sa katekismo ng ating simbahan mismo, ano nga ba ang totoo o katotohanan tungkol po sa idols? The first commandment condemns polytheism. It requires man neither to believe in nor to venerate other divinities. Yan. Even, kahit igalang mo ang ibang Diyos-Diyosan, no, hindi talaga pwede. Against yan sa first commandments. Then the one true God, scripture constantly recall this rejection of idols. Okay, yan. Scripture constantly recalls this rejection of idols, of silver and gold, in the work of men's hands,
They have mouth, but they do not speak. Eyes, but they do not see. These empty idols make their worshippers empty. Those who make them are like them. So are all who trust in them. God, however, is the living, who gives life and intervenes in history. Yan po mga kapatid, ang napaklaro pong turo talaga ng simbahang Katoliko. Hindi po yan chismis, no? Nakatulad po ng ating kaibayo sa pananampalataya. Napaklaro ang ating pong pinapakita dito na ang simbahang Katoliko po mga kapatid ay kahit ang paggalang sa idols ipinagbabawal. Yan, ito. Nor to venerate other divinities. Yung idols, hindi po yan ginagalang. Naku naman. Ikaw naman talaga, kung sino ka naman eh. Paano mo naman sasabihin sa amin na tama ang sinasabi mo, inagsisinungaling ka sa tunay na katuruan ng Katoliko? Minamali mo ang katotohanan. Pinagpapasinungalingan mo. Hamakin mo ha. Mag-claim pa siya. At tapos magpapahayag pa siya, mali-mali pa yung kanyang payag. Unang-una pa lang, introduction pa lang, no? Mali na. Pare daw si Mr. Curious. Mali na. Tapos sabi niya, nagsabi daw si Mr. Curious na ginagalang yung idols. Mali rin. Hindi naman sinabi yung ganun. Kita nyo mga kapatid, kung tayo po ay patuloy na makikinig po sa mga kasinungalingan ng maraming kaibayo sa pananampalataya, ay patuloy po tayong madadaya. Kaya wag po tayong palagi na lang no, na parabang kasi meron tayong nakikilala na okay lang makinig sa ibang sekta ng pananampalataya. Ewan ko lang bakit nga ba okay lang para sa kanila. Pero ang sinasabi mismo ni San Pablo ay magkaiba, no? Sa katotohanan. Ito yung sinasabi mismo ni San Pablo, ang kanyang warning mismo sa ikalawang Korinto 11. Simulan natin yung pagbabasa sa Kapitulo 3. Ito po mga kapatid mo. Ngunit nag-aalala akong baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo. Tulad ni Eva, nanalin lang ng ahas. Paano nalin lang? Sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at nangangaral ng ibang Hesus kaysa sa ipinangaral namin. Tinatanggap ninyong espiritu at aral na iba sa itinuturo namin sa inyo. Dito po mga kapatid, sa sinasabi nitong ibang Hesus, no? Meron akong nakausap na karaan sa aming mission ay sabi niya, itigilan natin yung mga banggaan ng mga argumento kasi parehong Hesus, parehos naman yung Hesus na ating pinaglilingkuran, parehas lang yung Diyos. Sabi ko sa kanya, ako ay talagang I beg to disagree, no? Talagang malaking pagtututol ko dyan, mga kapatid. Bakit po? Iba kasi yung Hesus ng ibang sekta ng pananampalataya. Iba rin yung Hesus ng Katoliko. Ang Hesus ng Katoliko ay tunay na Hesus. Ang tunay na Hesus na nagtatag mismo ng simbahang Katoliko. Sino man ang magpapamali na si Jesus Christ ang nagtatag ng simbahang Katoliko, ipakita niya sa anong reference yan. Paano mo mapapatunayan sa akin na hindi si Jesus Christ yung nagtatag ng Katoliko kasi meron kaming reference na pinanghahawakan. At napakaklaro naman po mga kapatid na sinasabi din dito sa ikalawang Korinto 11:3-4 na huwag tayong magpadaya, no? Kasi at huwag tayong basta-basta na lang natatanggap ng kahit na sino man na mangangaral ng ibang Hesus sang sa ipinapangaral po, no? O na ipangaral na po sa atin. Huwag tayong papayag ng ganoon mga kapatid. At tagdagan natin, no? Ano pang kanyang idudugtong nito. Sabi kasi nating paggalang guys to make yung bang respect, you give adoration. Yun kasi yung Okay, ganun pala. Kaya pala ang paggalang sa kanya kasi adoration. Kaya pala hindi nakakaunawa ang kapatid natin dahil ang definition ay mali rin. Ang definition ay may problema rin. Ang definition ay may diferensya rin. Ginawa pa namang adoration ang veneration. Ginawang adoration ang respect. Grabe. Grabe. Grabe ka mali ang kanyang pagkakaunawa po mga kapatid. No? Dito lang ay dito pa lang ay makikita na natin kung bakit nga ba hindi kayang unawain o hindi maunawaan ng taong ito ang katotohanan. Bakit nga ba? Yun ay dahil mismo hindi niya nauunawahan kahit yung definition lamang, yung pinakasimple. Respect gagawin mong adoration. Kailan nangyari na ang respect o respeto ay naging adoration? No? Yung veneration, ginawa mong adoration. Kailan nangyari yun?
sa kanya lang yun, mga kapatid, no? Na ang veneration ay naging adoration, ang respect ay naging adoration. Grabe, grabe. Sige nga. Bang salin or pagkakasalita sa paggalang or you bow down before them kasi nga gumagalang ka, hindi ko, 'di ba? Kung gagalang ka, nagbabaw ka. O kung titingnan kasi natin, guys, balik talaga. Yan. So para sa kanya, mga kapatid, kapag nagbow down daw, ibig sabihin noon ay gumagalang ka, nagwo-worship ka, nagsisimba ka na kapag may nagbabow down. Okay. So ganoon pala 'yon. So ibig sabihin pala, mga kapatid, kapag kayo ay haharap sa entablado at kayo ay nagtutula, huwag kayong magbabaw kasi sinasamba niyo yung mga tao niyan. Kung nasa contest mo po kayo, huwag kayong magbabaw. Huwag kayong magbabaw kasi para sa kanya yan, ha? Interpretation niya, pagsamba na yan. Kung meron pang nalaglag sa lupa, huwag kang yuyuko kasi bagyo ko yung bow down niya. Huwag kang yuyuko. No? Hayaan mo lang na kusang umakyat yung nalaglag sa lupa. Na example, pinaka-importante sa iyo, meron kayong exam, nalaglag yung ballpen mo sa lupa, huwag ka nang yuyuko kasi kapag yumuko ka, bow down yun. Kapag yumuko ka, kukunin mo yung ballpen mo, sinasamba mo na yung ballpen mo. Yan ang kanyang konteksto. Yan ang kanyang interpretation dyan, mga kapatid. Kaya malaking pagkakamali po na tayo po ay maanib sa mga ganito. Kapag tayo po ay naanib sa mga ganito, mga kapatid, nako, hihina talaga yung ating logic. Hihina yung ating pagkakaunawa, ay kumusta na lang tayo niyan. Ano yung mangyayari sa atin pag nagkaganyan po, mga kapatid? Kawawang kawawa tayo niyan. Kaya palagi po tayong mag-ingat, palagi po tayong magsuri, at palagi po nating panatiliin na tayo ay connected sa simbahan. Dahil kapag lumabas na po tayo sa simbahan, therefore, nako, baka magkatotoo yung sabi ni San Pablo na talagang merong kung sino-sino lang na pinapapasok natin sa ating mga bahay at nangangaral sa ibang Hesus. Iba kasi yung Hesus na ibang reliyon, eh. Okay? So yan po, mga kapatid, sana ay nakapulutan po natin ng aral ang pagkakataong ito. At sana po ay ibahagi nyo rin po ang videong ito kung saan po kayo ngayon nanonood at nakasubaybay. Muli, no, nakalive po tayo ngayon sa Katotohanan at Pag-usapan, Facebook at YouTube. At muli po, mga kapatid, ito ang inyong abang lingkod, Brother Romel A. Palma ng Katotohanan at Pag-usapan. At maraming salamat po, no, sa Diyos po ang lahat ng papuri at kadakilaan magpakailanman. Okay, ayan. Okay, hello, hello. Ayan, no, so sa gabing ito, oh, wait lang ha. Hindi ko pala na ano yung camera ko. Ayan. Okay, no, so ngayong gabi, may anuin tayo dito sa ano, sa WhatsApp, kung magtatanong ba ito si sino yan, si Ruben. Try lang natin, ano, tatanong ba ito. Try lang natin, ha. Ilang sumasagot. Wala sumasagot. So dito na lang muna tayo kay ano, kay Ate Elena. Wala sumasagot. Ate Elena, good evening. Ate Elena? Ate Elena, iPad, please unmute. Wala si Ate Elena. Dito tayo kay Ate Colette. Ate Colette, tatlong tanong, Ate Colette. Ate Colette? Hello po. Oh, sige, Ate Colette. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi, Brad Jando. Okay, good evening, te. Ito po. Sana ba yun? Bye, Ate Colette. Naragdagan ito. Magsulat ako na magsulat. Ito po. May tanong po ako. Masama po ba? Naririnig po ako, brother? Nakasearch kasi ako eh. Masama po bang magsabi sa matatanda, yung bata, halimbawa ako, masama po bang magsabi sa mas matanda pa sa akin, like magulang or mga matatanda ba,
na kung mag-umpisa tayo, natin makalimutan mag-umpisa lagi. Masama po ba yun? Na parang, pag ano ba yun sa kanila, yung pag hindi mo sila nire-respeto na sinasabihan mo ang matanda, na gusto mo lang silang mag-umpisa. Okay, Brother Angel, pag-isagot yung kanyang tanong. Brother Angel? Hindi po tanong ko si Ate Edna? Bro, hindi ka pa nakukos ni Ate Edna, bro? Ayun, so pag i-mute ko, nawawala na. So, wag siyang i-mute. Oh, kasi hindi kaya to nakukos ni Ate Edna eh. Ah, okay. Kasi pag minute ko na hindi na maka-on, nakabalik, no? So hindi ka nga co-host. Hindi ako naka-co-host. Okay. Oh, nakalimutan kay co-host at Edna. Okay na nga. So kailangan hindi ko i-mute. Oh, huwag mong i-mute. Iwas lang kayo mag-usap diyan para hindi marinig. Okay, okay. So Romel Palma assigned. Si Sedna, paki-co-host nga po para ma-mute ko kasi minsan may ginagawa dito na maingay. Si Sedna, paki-co-host po. Bro Wendell, yung ngayon pa lang has been co-host. Ako po, bro, si Sedna. Tingnan mo. You have been assigned. Ayun na. Thank you. Para ma-mute ko kasi minsan maingay dito. Okay, so ang tanong ni Sis Roleta, ang tanong niyo po kung pwede bang paalalahanin o pangaralan si nanay, si lola na dapat magkumpisal? Tama po ba yun? Yun po ba yung tanong nyo? Hello? Hello po, Brad Inger. Magandang gabi po. Yun po yung tanong nyo? Kung pwedeng sabihan si lola, si nanay na magkumpisal sila? Opo, pero ano po yung parang may nangasama kasi ganito kasi yun. Sabi ko sa kapatid ko kanina, Brad, yung binigyan mo bang phone kay inay is may volume, yung gumagana ang volume, gano'n. Sabi niya, oh naman, bakit? Kasi hindi sinasagot ang tawag ko. Kasi lahat, pag nag-uusap kami is, sabi ko, nay, kailan ka mag-umpisal? Na ganun ako lagi. Every time na nag-uusap kami, ay kailan ka mag-umpisal? Ganun. Di sabi na ang kapatid ko, bunso namin lalaki. Kaya siguro hindi ako sinasagot kasi lagi kong sinasabi sa kanya yun. Tapos sabihan ako, bakit mo kasi sinabihan yun? Alam mo matanda yun. Sabi niya, oo, di sabi ko, bakit? Hindi naman masama magsabi. Sabi ko sa kanya. Kaya sabi ko, pati tuloy ako na ano, sabi niya, wala daw akong ano, parang walang respeto. Sabi ko, hindi, sabi ko sa kanya. Pero hindi na kami nag-usap, chinat ko na lang siya. Sabi ko, maganda yun, sabi ko sinasabi, kasi hindi natin niya alam kung kailan, di ba? Gusto ko yung ano, yung at least makapangumpisal na siya. Kasi siyempre matanda na si Maler ko. Kaya ang tinatanong ko lang is, kawalang galang po ba yun sa matanda na ang nagsasabi ay anak or mas nakakabata sa matanda? Hindi lang sa nanay ko or sa ano, sa iba, basta matanda po. Okay, so hindi ka nag-iisa, sister. Ako rin, pagkausap po yung mga kapatid ko, mga bunso ko, puro mga ati yun, no? Puro mga ano na yun, mga professional na rin yun, mga teacher, mga ano, pag ako kausap, ganun din. O, ganito ha, bawal ang ganyan. Bawal. Ayaw na rin ako kausapin. Pero, so hindi kayo nag-iisa, no? Pagkausap kasi ko, alam mo yung kapag talagang nakay Lord ka na talaga, pag namumuhay ka na sa spiritual, hindi mo maiiwasan eh, no? Lalabas at lalabas sa iyo eh, no? Lalabas sa iyo yung alam mo yon, yung mga aral at utos ni Lord na gusto mong ipamahagi talaga, eh, lalo na sa mga malapit sa iyo, no? Pero hindi po ganun, yun na nga, no? Kaya nga ang sabi natin pa ino sa Kristo, 'di ba may talata na dumating ako hindi para sa kapayapaan, no? Kundi para sa pagkabahabahagi.
So may nagtanong sa akin dito noon sa Pilipinas nung nagba-Bible study kami. Bakit daw dumating siya hindi para sa kapayapaan kundi pagkababahagi? Kasi may mga tao sa pamilya kasi, sabi ko nga, na isipin mo kung ang isang tao kagaya natin ngayon, gusto natin sumunod sa Diyos, no? So pero pagdating yung ibang kapatid natin, magulang ayaw. So ang mangyayari diyan pag binibigay mo yung salita ng Diyos, no? It's a battle between good and evil yan, kapatid, no? Normal yan, lahat tayo, sigurado ko nararamdaman natin lahat yan. Lalo na pagka sinabihan natin mga kapatid, no? Talagang ma-offend. Winarningan tayo na, ni Lord Jesus diyan, no? Talagang marami magkababahagi pati nga sa relihiyon, 'di ba? Pati pag magkakaiba na silang relihiyon. Normal po 'yan, kapatid, hindi lahat tatanggapin ang salita ng Diyos. Totoo 'yan. So, yung kumpisal, salita ng Lord 'yan, no? Sinabi niya sa that's the sacrament of reconciliation. God, Jesus instituted that. Pero ngayon, pag sinabi mo sa tao, ganito gawin. Ako lagi nagre-remind ako sa Facebook sa mga ano ko eh, sa GC namin ng mga kapatid ko. Walang nag-i-amen. Lagi ako nagre-remind pag Sabado na magkumpisal ng Sunday. Ngayon, kasalanan ba yon? Eh mas kasalanan pag hindi natin sinabi. Santiago 4:17 nga bro, dyan do. Okay, Santiago 4:17. Wait lang ha. Wait lang, may tumatawag sa akin dito. Ano kaya to? Wait lang po muna ha. Bro, sino ba to? Bro ba to? Wait lang muna, may sumasagot pa sa Brother Angel. So, ano yung Brother Angel? Santiago 4:17. Yes, bro. No. At saka pa sa mga nagko-comment dito, paano daw ma-ano yung link? Yung link natin, daming gusto magtanong sana. Paano daw wala yatang nakakalam sa link kung paano makita? Yung link, hindi namin pinupo sa YouTube yun dahil sa maraming mga alien sa YouTube. Pero kung gusto nyo makita yung link, nandoon po, nakapinpost po yan sa punto for punto faith and morals. Nakapinpost siya doon. Okay, ito na yung talata na yung sabi mo ba, Brother Angel? Santiago 4:17, sabi ganito, ang nakakaalam na mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala. Ngayon, napakalinaw niyan, kapatid. So kung alam mong hindi sa nangungumpisal si nanay, si lola, lahat ng nakikinig ngayon, alam nyo na yung turo ng simbahan, ng Biblia, hindi nyo sinabi ngayon, tinatago nyo. Talagang ako, ganun na ako ngayon, hindi ko maitatago talaga eh. Kaya medyo naano na yung makapatid ko rin eh, no? Pagka nag-uusap kami. Hindi mo maiiwasan talaga yun eh, no? So, dahil nga kapag na kay Lord ka na talaga, salita na ni Lord ang lalabas sa bibig mo, which is hindi lahat tatanggap, kapatid. Normal yun, kahit nanay mo, no? Kaya lang, siyempre, hanggat maaari, wag naman kulitin. Actually, ako nakukulitan din sa akin pag ano, no? Pero siguro, ganun na lang, wag na lang laging kulitin. Pero yun, ang nakakalam na mabuti, sabi dyan, dapat niyang gawin, ngunit hindi ginawa, kasalanan yan. Ang tawag yan, sin of omission. Ano ba yung sin of omission? Kasalanan ng pagkukulang. Kasama na yan yung may humihingi ng tulong. Hindi mo tinutulungan. Sin of omission yun. Mortal grave sin yun, no? Mortal sin yun. Pag alam mo, tapos hindi mo ginagawa. So, yun po kapatid, hindi kasalanan yun, no? Huwag lang natin masyadong kulit-kulitin. Ako minsan makulit din sa ganyan, no? So, wag na lang natin kulit-kulitin para hindi sila ma-offend na masyado, no? Minsan talaga nakaka-offend. Yung salita ng Diyos talaga, parang tabak, eh, no? Sabi sa aklat ng Epeso ba? Na ang salita ng Diyos parang tabak na tumatagos, no? Sa magkabilay tali na tumatagos sa ano talaga, no? So, yun po kapatid, hindi kasalanan yun. Marami pang talatang mabibigay. Nasabi ni Yahweh, kailangan sabihin sa kanila. Kundi mananagot tayo, no? Sabi sa Ezekiel chapter 3 verse 16-18, Ezekiel, sabihan mo sila, kapag hindi mo sinabihan, mananagot ka sa akin. So, kapag namatay sila, hindi mo sinabihan, pero kapag sinabihan naman natin, nabigay na natin ang salita ng Diyos, wala na tayong pananagutan. Yun po kapatid.
Ano yung Blue Angel? Yun na. So, tapos na yung sumagot na ako. Ayun. Okay. So, pangalawang tanong, Ate Colette. Wala. Wala na. Okay. Thank you. Yun na. So, thank you, Ate Colette. Then, may tatawagan muna ako rito. Kasi tumawag to kanina na puto lang, ano? So, wait lang ha. Tawagan ko to. Okay na ba yan, Sister Let? Nawawala siya. Okay na daw yun, bro. Okay na daw yun. Nawawala siya to. Anuhin ko muna itong si ano. Okay. Hello, bro. Hello, good evening. Hello, good evening, bro. Go ahead. Naririnig mo ako? Hello, bro. Naririnig mo ako, bro? Ay. Hello, bro. Naririnig mo ako? Hello? Di yata ako marinig. Bro, naririnig mo ako, bro? Oh, narinig kita. Okay, go ahead. Sige, bro. Go ahead. Na Brad. Yes, go ahead bro. Tanong ka, bro. Narinig kita. Kasi Brad, ang gusto ko lang maliwanagan yung nakikinig at saka nanonood sa inyo. Kasi marami dito nakikinig sa inyo, saka nanonood sa amin dito sa Negros, sa Murcia. Lalo ng ibang sikta. Oo. Tama, ang salaysay ko, ang ano ko, Brad, ang salaysay ko nung, kasi Catholic din kami, pero may grupo kami na ano, ng kasa, under ng Catholic Church. Tapos nung napanood namin nung sabi ni Father Darwin na ang healer daw ay kung bawal. Ay, yung faith healer. Oh. Kasi may grupo kami na nang healing. Ang grupo namin ay kuan ng Knights of Records of Jesus. Tapos ang Knights of Records of Jesus doon nasa sa Iloilo nakabase sa kuan sa Haro. Tapos nang recognize na sa ano ng Diocese of Haro. Tapos dito sa amin sa ano sa Murcia sa Negros ng Rosary Warriors of the Knights of Holy Cross of Jesus under ng parokya ni San Juan Bosco. So, ang tanong mo, bro? Ang tanong ko kung kasi marami nanonood sa inyo, marami nakinig. Tapos sabihin nila, o ano ba 'yan? Sabi ni Father Darwin, bawal ang healer. Bakit ang San Juan Bosco mayroong healer, hindi naman pare? Okay, at ibigay niyan kay ano kay Brother Wendell ang pagsagot. Brother Wendell, good evening. Good evening, Brother Jando. At sa kapatid natin na nagtanong ngayon, una, ang ipinagbabawal na mariing ipinagbabawal sa simbahan at sa Ministry of Liberation yung albularyo, no, mangtatawas at iba pang mga occult practices. Yung sa simbahan, meron tayong healing ministry, no, batay sa sabi ng mga eksperto ng mystical discernment on mystical phenomenon na yung nasa simbahan na ang ministry ay healing, dapat meron din silang spiritual advisor na pare. Pinahintulutan sila sa bishop, no? Sa naturang local na simbahan. At may role of life sila na sundin,
bilang kaanib sa healing ministry sa natunang simbahan. Hindi bawal ang pag-healing under sa healing ministry ng simbahan provided na may approval sa bishop at may spiritual director. However, mayroong mga napaulat na mga kaanib sa healing ministry ng simbahan na yung iba ay gumagamit ng yung balahibo ng pabo. Napaulat yan, ha? Na nakarating yan sa ibang office ng exorcism. That's occultism. Meron ding ginawa ng mga kaanib sa healing ministry ng ilagay ang kamay dyan sa noo ng pinagdasal. Bigla lang nahimatay. Yun ay ipinagbabawal din. No? Ipinagbabawal din. Yung iba na hinihipan yung mga i-pre-over nila, bawal din yan. Ordin minister lang ang pwedeng gumagamit yan. Yung iba na mag-healing na sabi ni Father Nonet Legazpi, nagsagawa ng tinatawag na speaking in tongues, oh, sabi niya, layo na kayo pag magsagawa yan ng ganyan. Okay, yung bubbling. So, maraming dapat talaga tingnan, lalo na pagka-anib sa naturang healing ministry. Halimbawa, sa isang archdiocese kung saan napaka-active sa kanilang exorcist doon, di ko lang pangalanan, may isang kaanib sa healing ministry na nagkonsulta sa isang exorcist na kaanib sa Philippine Association of Catholic Exorcists. Sabi niya, pag itaas na ng pare ang ostia after consecration, makita niya umano sa kanyang mga mata ang ating Panginoong Hesukristo na dumudugo. Ngayon, isinagawa yung tinatawag na diagnostic interview sa kanya bilang kaanib sa healing ministry. Nalaman na siya pala ay open ang psychic ability at may mga ninuno siyang albularyo. Kaya pinatigil muna siya dahil kailangan siyang i-process. No? Yung Lehans, no? Tinalakay din yan sa exorcism sa Ministry of Liberation na ang dapat magawa ng Lehans ay ang mga ordin minister lang. No? So, kung lay ang gumawa niyan na hindi ordin minister, ang tawag niyan ay usurpation of authority. Yan po, Brother Jando. Okay, brother, ano? Next question, bro. Okay naman yan, may spiritual director din kami, si Father Bong Borgeta. Pero ang tanong, bro, yung nag-heal ba is ordained minister ba daw kuno? Hindi ko alam na ordained minister ka. Hindi ba sa pare, Brad? Brother Wendell, hindi ano daw siya. Ah, hindi. Ang tanong ni Brother Wendell is yung nag-healing sa inyong grupo, siyempre, lay yun, lay, laiko. Ang tanong niya, yun ba ordained minister, yung laiko na yun o hindi? Brodyendo, mag-ordained minister, ibig sabihin, yun ay pare, deacon. No? So, laiko, hindi ordained minister. Ang tanong diyan, deacon. Ang tanong diyan, yung mga laiko na nagsagawa ng healing, hindi ba sila gumagawa ng yung lihans, no? Ayun. Na bro, ang paglilihans ay gawain lamang ng mga ordained ministers.
Okay, bro, hindi ba doon nagli-lay hands yung ano, bro, yung healer ninyo, bro? Hindi. Ah, hindi daw, Brother Wendell. O, di, kung di yan ginawa, eh, wala problema. Okay, walang problema daw, bro, basta walang papapatong ng kamay. Meron nga bang follow-up question, bro? Bago siya nga mag-healing, Brad. Ha? Doon isa sa ano? Evocative mang healing niya, yung naghingi isa ng ano sa Panginoon. Hingi ng ano? Pahintulot sa Panginoon. Ay, teka. Sa Panginoon siya humingi ng pahintulot, hindi sa Bishop? Pag mag-healing na ba siya? Brother Wendell, ano masaya mo doon, Brother Wendell? Kailangan kung meron silang spiritual director, meron silang pahintulot sa bishop, walang problema yon. Basta dapat iwasan yung paglilihans na ang gumawa ay mga laiko dahil yon ay para lang sa ordained minister. Okay na ba yun, bro? Yung third question, bro, wala ka ng third question? Bro, third question, bro, wala? Ang pagtawas dito, hindi. Ha? Ang pagtawas dito lang, hindi na, alimbawa, yung kandila, ay tapos yung isunog. Ah? Ay, pagtatawas? Hindi. Pagtatawas? Oo. Nasasagawa ba ng pagtatawas yung healer ninyo? Mayroon sa minsan ginagawa ng tawas. Ay, bro, Wendell. Yung kanila. Bawal yan. Brad Jando, occult na yan. Occult na yan, bro. Bawal na yan, bro. Pag occult, ang nasa healer ninyo, contaminated kayo lahat. Gusto ko mag... Wala ba silang exorcist dyan, Brad Jando? Dapat mag-refer sila sa exorcist nila. Ano para Wendell? Makipagkita sila sa exorcist, i-refer nila yung kaso na yan. Brother, i-refer nyo raw sa exorcist, brother. Naririnig mo naman, Brother Wendell, di ba? I-refer nyo raw sa exorcist daw yung kaso na yan kasi once yung healer nyo, nagsasagawa ng pagtatawas, occultism na yan. At pag siyang nag-healing sa inyo, yung nagsasagawa ng pagtatawas, lahat kayo contaminated. Ano yan? Brad. Brad, magkakamu ko ni Marta. Hello, Brad. Halimbawa, Brad, magpa-deliverance kami. Halimbawa, si Father Darwin magpa-deliverance sa amin. Ano mangyari sa amin? Hindi ko alam. Malay natin, ano mangyayari? Hindi kasi, meron kasi tinatawag kasi ng mga walking possessed. Yung mga walking possessed kasi, hindi nila alam na sila ay possessed. Bigla na lang yung nagre-react ng harap sa pare. Pero kung hindi naman walking possess, Brother Wendell, yes. Pag walking possess ba, Brother Wendell, sigurado pag yan nalapit sa exorcist talaga magre-react? Wala hindi ba? Lahat. Hindi lahat, Brother Jando, magre-react dahil may mga hindi magre-react lalo na pag high rank talaga ang nasa katawan nila. Yun ang napaka-peligro na hindi magre-react. High rank yun. Lalo na sa, kahit sa solemn exorcism, may mga ganyan na hindi mag-react kahit isailalim ng solemn exorcism dahil high rank. Kailangan pa ang series. Pero para sa mga, ito kasi kadalasan na tumatawag sa akin, gusto ko magpa-deliverance. Gusto ko magpa-deliverance agad-agad. Yun ang gusto nila. No? Taga-ibang diocese. Gusto kong ipaabot sa lahat ng mga nagsusubaybay na ang pag-deliverance o exorcism ng mga exorcist, hindi po ito parang naghuhugas tayo ng dumi sa sasakyan. At
tapos na. Basta gusto lang. Di ba? Kung pupunta kayo sa ospital, kailan ba mangyari na pagdating niyo sa ospital, sabihin mo sa doktor, "Dok, magpa-opera na ako ngayon na." No? Kailangan talaga ang diagnostic interview. At i-prepare sila, i-guide sila kung ano ang mga nabuksan sa kanilang buhay. Oh, alimbawa, may taga ibang diocese kahapon pumunta. Bago lang umano sila nangumpisal. Bago sila pumunta sa akin, nangungumpisal na. Pero nang nagsagawa na kami ng diagnostic interview, halimbawa, pumunta ba kayo sa manghuhula? Aba, paulit-ulit pumunta sa manghuhula. Card reader, tarot reader, na ikumpisal nyo ba yan? Hindi. Dahil hindi nila alam na kasalanan pala yon. Pumunta, nagsagawa ba kayo ng Spirit of the Glass? Matagal na, nagsagawa ng Spirit of the Glass. Kinumpisal nyo ba? Hindi. O kaya, kailangan talaga i-guide. No? Kailangan talaga i-guide. Pero, yung iba na gusto, dahil nakilala si Father Darwin, punta agad kay Father Darwin, tanungin nyo muna yung parish priest ninyo sa local nyong simbahan kung wala bang appointed exorcist sa inyong diocese. Dahil, mas makapangyarihan ang inyong appointed exorcist dahil under kayo sa ecclesiastical territory. No? Territorial in nature kasi yan. No? May protocol kasi, halimbawa sa exorcism, may protocol. Kung si Father Darwin, exorcist man siya sa diocese ng Tagbilaran, di siya pwedeng magsagawa ng sulim exorcism sa ibang diocese. Maliban lang kung binigyan siya ng pahintulot ni Bishop Abet na doon sa labas na diocese at sa bishop mismo ng naturang diocese. Ganyan ang protocol para hindi makagawa ng tinatawag na usurpation of authority. Pero walang problema kung deliverance lang. Ngunit meron kasing mga kaso na tinatawag na indwelling case, lalo na kung malalim na ang contamination. Kaya sa mga involved ng healing ministry, mas mabuti makipagkita kayo sa inyong exorcist dahil may background na sila sa discernment of mystical phenomenon. Yun lang po, Brother Jando. Okay, brother, ano, meron ka pang okay na ba 'yon? Hello bro, okay na ba 'yon, bro? Salamat, Fred. Okay, thank you sa iyo 9525. Ito ay nasa Negros lang. Okay, maraming salamat doon kay 9525. And then doon naman tayo ngayon kay Ate Miriam Torres. Ate Miriam Torres, good evening. Hello, Ate Miriam. Ate Miriam. Hello, naririnig ba ako, bro, Jando? Okay, naririnig kita. Go ahead, te. Ano lang, no? Tawag ito. Sabi natin, dagdag kaalaman lang. Karamihan dito na mga Filipino, naging kaisa sila o naging balik Islam sila na hindi nila alam. Kasi di po ba Islam magkaisa sa kanila is madali lang. Manumpa ka lang sa pinapanumpa sa iyo, ang iba kasi hindi nila naintindihan. So, ano siya? Naging kaisa sila, hindi alam. O ang iba din, maging kaisa ng dahil lang din. Kung ang mga sulpot dyan, nagbibigay ng dilata, nagbibigay ng noodles, nagbibigay ng bigas dito, binibigay nila pera, bakasyon, tsaka alahas. Yun. Tapos, ang iniisip kasi ng ibang kagaya natin na ano, okay lang na magdasal sila sa dasal nila dito
pagbalik sa Pinas, balik naman sila sa pananampalataya bilang Kristiyano. Yun ang kadalasan dito na ginagawa. Kaya, kasi naano ko yung nakaraan na ganyan ang nangyari, pinilit. Ang maano ko kasi mukhang hindi siguro napilitan. Ang napilitan is hindi, ayaw lang niyang umayaw o napilitan siya ng dahil kasi sinasabi isasama. Pag ano kasi hindi naman sila pinipilit na isama kung umayaw talaga sila. Kaso nga lang kung nadala din siya sa pangako ng bakasyon doon kasi maganda daw, bakasyon, maganda. Maano yung trabaho mo, mabawasan yung trabaho mo. Tapos may pera ka pa, may alahas ka pa, yun yung ano nila. Kaya yun lang yung masabi ko na hindi lahat na kusang loob na nagkagaya dito, kumbaga nagdasal, nagbalik Islam. O alam talaga nila ang ginagawa nila. Ang iba din hindi alam, ang iba alam nila. Pero yung pagpaaralin ka na ng dasal nila, it takes months siya. So alam mo kung ikaw andito, alam mo na paaralin ka na, alam mo na ano. So may pwede kang umayaw. Anytime pwede kang umayaw. Pero yun na nga ang sinasabi ko, kung madala ka naman sa panghahaylo ng taga rito, lalo na pag medyo maalwan yung amo mo o medyo mapagbigay yung amo mo, malaki ang bigay sa'yo na pera, maraming alahas, vacation, yun yung ano, yun yung kadalasan nangyari dito. Pero ang iniisip din kasi, okay lang na magpalit sila ng religion basta pagbalik nila sa Pilipinas is balik naman sila sa relihiyon nila kung ano man sila doon sa ano. At saka yun yung inano nila para makaano sila ng respeto. Kasi ang akala ng iba, pag magpalit sila ng religion, respetuhin din sila. Yan lang bro, Jando, kasi narinig ko yung nakaraan na ano, na napilitan ng dahil doon sa trabaho. Grabe, nakakapanghilig po yun ah. Brother Rindel, spiritual warfare po yung tanong, so ikaw sumagot nun. Well, yun ang problema sa karamihan, no? Pag makapunta dyan sa iba, lalo na sa Muslim country, no? May kaibigan din ako na nagpunta sa Muslim country ngayon, Muslim na. No, nagbalik Islam na. Oh, totoo ang sinabi na meron talagang mga ibibigay. So kung tingnan natin sa Biblia, sino po ba nag-o-offer ng mahalaking halaga ng karangyaan ng buhay para lang simbahin, sasambahin siya? Hindi po ba si Satanas yun during sa temptation ng ating Panginoon Hesus Kristo? Oh. Kaya sa mga Katoliko na yumakap sa relihiyong Islam dahil lang sa pera, dahil sa seguridad, malaki ang kasalanan. At unang Juan 2:18-19, katuparan niya, tinatawag na mga antikristo, sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi kasama natin. Ako'y isang Vincentian. Yung Vincentian, may mga pare na Congregation of Mission, mga madre na Daughters of Charity, at mga lay na Society of Saint Vincent de Paul. Kami ni Bro Tata, Dr. Ditching, mga Vincentian kami. Anong kaugnayan dito? Si Saint Vincent de Paul, meron siyang amo noon na nagbalik Islam. Oh, dinodoktrinahan ni St. Vincent de Paul at nahikayat niya sa pagbalik sa simbahan Katoliko. Anong ginawa niya? Dinala pa niya sa Santo Papa doon sa Vatican para humingi ng tawad sa kanyang pagyakap sa Islam.
Yon ang kaganapan kay St. Vincent de Paul. Yon po, Brother Jando. Okay. So, Ate Miriam Torres, okay na ba yon? Okay na po yun, pero yun lang yun ba nakakabahala kasi yung akala ng nagpalit ng relihiyon na okay lang din pag kasi pagdating ng Pilipinas Catholic naman sila. Yun lang yung ano ba, marami din akong may mga kakilala din akong ganyan na nagpalit ng relihiyon, nagbalik Islam sila para pagdating ng Pinas balik din sila sa relihiyon nila. Yan lang. Yun. Yun ang po, Jando. Okay, thank you sa iyo, Ate Miriam Torres. Nakakapanindig balahibo yung gumagawa ng ganun. Nag-o-offer para lang lumipat, no? Akala ko lumipat dahil ano, nagising sa katotohanan. Hinuperan pala. So dito tayo ngayon sa ano, sa sabi dito ni may nagtanong dito, sabi Bro JD, tanong ko from 6631, sabi dito, Bro JD, tanong ko lang po kung sino sa isang handaan isang born again member o ibang sekta ang nag-bless sa food, masasabi ba natin na okay lang at kung hindi anong dapat gawin kasi ako ay hindi komportable kaya nagpipray ako sa sarili. Salamat po, Bro Pedi from Sweden. Okay, from Bro Pedi. Bratata, ikaw sa mga ito, Bratata. Ito ay doctrinal. Yes, maraming salamat sa tanong. Personal kato experience yung makatalo tayo ng isang celebration at saka pamanguna ng prayer, lalo na yung pastor, then yun ang request ng dahil may mga pagkakan ng gamag-anak na pastor yung ating kaibigan at yung pastor ang nag-pray. So, ang gawin natin, mag-pray tayo sa ating sarili, hindi yung sa pastor ng ating pakinggan. At sila, hindi magsusenobutros po tayo. Hindi natin dito ang ating panapalataya harap ng at yung mga kapatid na agad-ibang sikta. So, dapat mag-pray tayo sa ating sarili nating prayer, hindi yung sa pastor. Bilang mga Katolik, Brother Jando. Yan lang. Then, to say, yung share kanina ni is yung sinod yung kaming nagbalik Islam. Ang iba, Brother Jando, nagbalik Islam lang dahil nag-asawa ng iba. Personal interest pa rin. So, yun, ha? So, pero ito rin natin, isa sa mga Brata. Brother Wendell. Di ba, may kaso tayo na yung babae na possessed dahil yung lalaki na galing sa ibang bansa, nagbalik Islam para magka-asawa ng bago? Yes, nandirigot na yung taga, ano yun, taga sa Kalbayan na siguro yun, sa Barangay Kalbayan, sa Santa Teresita, yung pinsan niya ay driver ng Padre Sato. Yung lalaki, pinsan ng driver ni Padre Sato, Santa Teresita, na nagpalitis lang pag-uwi niya, hindi na sa kaniyang pamilya, dahil mayroon asawa, lagi, nagpalitis lang na yun. Ang dahilan na grabe ang hatred sa kaniyang asawa, at yan ang demonyo, at nag-ulong na sa kaniyang asawa na puntahan mong banang mo, asawa mo, at patayin mo. Anong dahilan na grabe, oh. Maliit lang yung Brother Wendell, yung babae, di ba? Pero sabi ng pinsan ng lalaki, yung nabalik Islam, na pati yung eksilyo, ano na, kaya niyang kaliin. So, yan ang dahilan na pinapunta pati yung banang nabalik Islam sa panahon na sa gawa ng deliverance, nagka-sign ng patros ng asawa, Brother Rendell, na nagbalik Islam. Yan, mag-asawa rin niya ba? Pero Islam para asawa, pwede mag-asawa ng iba. Okay. So, mayroong tumawag dito sa ano sa WhatsApp natin, 7257. Good evening.
Hello po. Seven two five seven. Good evening. Mahina. Hello. Naririnig ba ako? Apo, rinito po kayo. May sira yata yung microphone mo, te. Naka-headset ka, te? Ito po, naka-headset na po. Ito po, rinig niyo po ako? Yan na, yan. Malino na. Sige, go ahead, te. Go ahead. Ah, ito po. Tanong ko lang po, Brother Jando, paano po yung approach para sa... Kasi po yung kapitbahay po namin, meron pong third eye, pero Christian po siya. Born again? Apo. Ano daw ang tamang approach? O, Brother Wendell, spiritual warfare na naman to. Well, merong mga nag-akala na ang psychic ability o third eye ay gift from God. No? Pero hindi yan gift from God. Isa yung contamination. Dapat din ipaalam na kailangan masarado, kailangan ma-process ang open ang psychic ability. Tanungin mo siya. Kapag natatanong lang may, po. Oh, kapag may psychic ability, mahirapan 'yan sa paghinga. Mabigat ang katawan. Manlalabo ang paningin sa mata. No. Oh. At sumasakit ang ulo. So, tanungin mo din kung ano na ang level sa psychic ability dahil yung psychic ability na level, first level, yung mayroong marinig na tumatawag, may parang shadow na dumadaan, o makaamoy, yun, makapunta sa isang lugar, nag-iiba talaga ang pakiramdam, first level yan. Second level, hindi na shadow, makita niya. Makita na talaga niya, minsan kaluluwa, minsan anghel, minsan Panginoon. Yun, makita niya. Third level, which is the highest form of psychic ability, maliban na makita niya, makausap na niya. Tapos po, Brad, tatanungin ko na lang po yung parish priest namin, if ever. Hello? Okay. Okay na ba yun, te? Okay na po. Thank you. Okay. Thank you sa'yo, ma'am, sa 7257, tumatawag sa ating WhatsApp number. O, sa mga ano dyan. Meron pang ano rito. Tanong dito, ito ay galing sa ano pa rin, sa WhatsApp chat pa rin. Ito. Pinost, ito ay galing kay, kalimutan ko sino na ano rito. Ito sabi dito, tingnan nyo, nawala. Wait lang ha. Ito yung post niya, oh. Ayan. Ito yung post niya, galing kay Isaac Macnis. When you have protection, no Jezebel spirit can stay in your presence for too long without being exposed and tormented by the presence of God's agents sent to help those who are inherit salvation. You need someone who's spiritually discerning. Ang tanong niya dito, Brother Wendell, occultism ba daw ito? Ano yan? Ito, basahin ko ulit ha. Sabi dito, when you have protection, no Jezebel spirit can stay in your presence for too long without being exposed and tormented by the presence of God's agents sent to help those who are into inherit salvation. So yung God's agent na tinutukoy rito, ito yung nasa litrato. Ayan. So ang tanong ng nag-chat ito is, ito ba daw yung occultism o ano ito? O na, yun ay kumakita natin image ng anghel, mataas na hierarchy ng anghel. Pero ang problema, ito, saan galing? Sino ang nagbigay? Hindi ba grupo ng occult ang pinanggalingan diyan? Dahil sa tinatawag na discernment of mystical phenomenon, kahit pa
Halimbawa, ito ay exorcism bill, no? Ay exorcism bill. Pero kung ang nagbigay nito ay galing sa kulto, kahit pa exorcism bill ito, huwag niyong gamitin. Halimbawa, cross. Cross. Ito, Benedictine cross. Ito, Benedictine cross. Ito kadalasang ginagamit namin. Pero kung ang nagbigay nito ay galing sa grupo ng occultism, huwag mong gamitin. Yun ang ruling, Abra Jando. Eh kung sabihin nila, Brother Wendell, meron kasi na, ano kasi na, yung nanay niya, tatay niya, lolo niya, mga albularyo, eh yung mga imahe nila binigay sa kanya. Eh kasi yung kanila mga imahe, blessed daw ng pare pagkatapos ng misa. Ang tanong niya, valido pa daw, pa ba daw yun? Kailangan din na ipabreak ang consecration sa naturang mga imahin, ipa-deliverance, at saka i-bless dahil kontaminado na yon, lalo na sa mga gumagawa ng occult practices o kaya nagamit sa mga albularyo sa kanilang panggagamot dyan sa bahay. Okay, so ito na lang. Last na matatanong na lang sa Ate Elena. Ate Elena, andyan ka na. Kanina, hindi ko masagot. Ate Elena eh. Ate Elena? Hello? Ayun, sumagot. Hi. Na rin. Yan. Magandang gabi sa inyong lahat. Sorry, hindi ko nasagot agad kanina kasi na may ginawa ako. Hello, hindi mo na ako tatanggap ng call sa WhatsApp kasi last na lang ito na matatanong si Ate Elena. Bukas ng gabi, pwede kayo ulit tumawag para makapagtanong. Si Ate Elena na lang muna yung last na pabibigyan ko ngayong gabi. Dahil alas 10:06 na po. Kaya Ate Elena, Sorry, gabing-gabi na pala dyan. Magdagdag lang ako ng kaalaman tungkol doon sa i-share ni Brother Angel ba yun tungkol sa Divine Mercy? Sige po, go ahead eh. Yung Divine Mercy, para hindi mahirapan yung mga kapatid para makapag reachable nila yung mayroong mobile apps ang Divine Mercy. Anytime pwede silang nandoon kumpleto lahat ang pwede nilang malaman tungkol sa Divine Mercy at saka ni Sister Faustina. So kung mayroon sana diyan sa Philippines na yung apps ba pwedeng free download ang Divine Mercy ng Marian Fathers of Immaculate, yun yung minimension ni Brother Angel. Mas maganda kasi kung ang mga kapatiran ay mayroon sa mobile phone ng apps nila, madali nilang mapag-aralan, mag-learn sila kung paano yung life ni Sister Faustina tsaka lahat ng gusto nilang malaman doon sa apps na yun nando doon kumpleto. Okay, tiba sagutin si Brother Angel. Brother Angel, meron ba daw ang ganyang apps, Brother Angel? Yes, no, marami naman tayo pong source, no. Pwede rin po 'yon, no, kung ano yung apps. Tapos binigay ko na rin po, no, para mas madali naman, may Tagalog movie din. Saint Faustina Tagalog movie, ang bida rin po si Donita Rose, mas madali din maintindihan 'yon, yung buhay ni Sister Faustina, yun talaga mismong buhay niya, no? Pagmula nung bata siya. Opo, napanood ko na po 'yon, yung Tagalog, yes. Tagalog ganda. Ng ano ni ano? Oo, Tagalog. Napanood ko po. Opo, pero yung sinasabi ko pong apps ay free download sa mobile phone. Mm. Andun na po lahat ang po yung gusto nilang ma-ano sa Divine Mercy kasi yun po yung official ano nila. Mayroon din po kasi yan. Ako sa cellphone ko kaya kahit on the way ako sa kalsada o I feel na nababasa ko rin po sa cellphone. Pwede rin po kapatid. So, maganda rin po yung suggestion niya. Kasi digital na tayo mundo ng modernized.
No? So, i-accept yung mga ganong bagay ba? So, madali mo lang siyang, ano, kung halimbawa mayroong kang naglalakad ka, may takot ka. So, you can open the apps, tapos pwede kang mag-pray. Meron ding Holy Rosary na may audio, may ano. So, marami kang matutunan sa apps na yan. Divine Mercy na apps. Libreng i-download. Sana yan ang maano din ng mga ibang kapatiran, lalo na mga kababaihan sa ngayon. Mag-learn sila mag-ano ba, maggamit ng mga ganyan. Kasi mas kasi kung malayo ka, mayroon kang kasama-sama sa anytime kahit na sa cellphone mo nakalagay. No? Yun lang po, gusto ko lang pong i-ano 'yon, ipaano sa iba, i-share. Kasi nagagamit ko po siya every day. Yung nasa cellphone ko na. So meron kang apps din na alam. Oo, yung apps ng Divine Mercy nasa cellphone ko. So every day nagagamit ko. Paano siya i-download eh? Kung na lang magbigay, akala ko nung humingi ka ng apps, tapos si Balin yung sasagot. Meron ka na pala. Hindi. Pala. Mayroon akong apps. Sinishare ko nga kung na, sana magkaroon din kayo ng ano. Kasi, ano ang easy search te sa ano te? Sa Play Store? Sa apps na download yan? Sa apps. Anong, apps? Ah, sa ano? Apple? Hindi, kahit hindi Apple. Yung apps. Android. Apps lang mo, Android. Oo. Sulat mo lang yung Divine Mercy. Tapos? Tapos may makikita ka na ano, yung Divine Mercy na Marian, ano? Divine Mercy, the full message and devotion. Kalagay? Divine ano siya? Marian Mercy Devotion. Immaculate. Ang isi-search sa Play Store, Divine Mercy, ano yan? Divine Mercy? The full message and devotion. The full message and devotion, yun. From Marian Fathers of the Immaculate Conception. Okay. Ano siya? Free download? Kasi lahat na andyan, kung the whole year na ano, mayroon ka rin. So marami kang matutunan. Okay. So, yun po. Ha? Oo, i-share ko lang para sa iba, mayroon din kasi ako, inaano ko rin sa family ko ba, pinapagamit ko rin sa kanila na magkaroon ng ganyan sa cellphone kasi kung laging lumalakad, wala namang Bible na bit-bit kasi mabigat. Mm-hmm. So, mayroon silang ganyang simple way ng pag-ano. Okay. Thank you sa iyo, Ate Elena. Yeah. So, thank you rin, JD. Jando. Yes. JD na lang tawag ko sa iyo. Pwede rin. Maraming salamat at good evening sa inyong lahat. Yun. God thank bless. You. Okay, thank you, te. Yun. Parang ano, parang JV Airs ito, ano? Okay, so thank you kay Ate Elena. And then, Brother Aljan, nandiyan ka ba, Brother Aljan? Aljan. Bro. May naghahamon dito ng debate sa iyo pero nakapagtataka lang yung topic niya kasi patutunayan na daw na si Kibulo malapit nang mahuli. Ayun. Si Arturo 'yan, bro. Si Kibulo daw malapit na daw mahuli at makulong. Bakit bro tutol ka ba doon, bro, na si Kibulo malapit nang mahuli? Si Benedicto Imuan 'yan, bro. Ay, ayun nga, ang tanong, bro, is tutol ka ba na malapit nang mahuli si Kibulo at makulong? Ay, hindi. Malapit na talaga mahuli yan. Eh, sabi niya kasi dito, skid corruption ng debate sa'yo, pero ang topic niya, patutunayan niya na si Kibulo ay malapit nang mahuli. Ara yan, bro. Nang may makoment lang yan si Brother Benedicto Imuan para lang sa kanyang ano. Kasama natin yan, bro. Kasama natin? Apo. Si Brother Benedicto Imuan. Eh, bakit ganyan hinahamon ng debate? Hindi, ano lang yan, bro. Kasi sa pagkakaalam kasi nila,
bawat comment sa YouTube eh nakakatulong sa atin. Ah, yun. Ang shout out kasi, kay Brother Benedicto Imuan. Shout out sa iyo, brother. Ang una ko kasi dito is hinahamon kanya. Sabi niya dito, "Scared mo ako ng debate kay Bro Aljan. Ang topic, patutunayan ko." Teka. Ibig sabihin, magle-lecture siya, ganon. Parang ano siya, bro, ng kasi pagkakalam ng ating mga supporters, bawat comment po nila eh makakatulong para i-recommend ni YouTube ang programa natin. Ah, oh, yun. Oh. Tama, right. Kaya ko nga ano eh. Oh, yung mga comment po ninyo sa ano sa YouTube ah, kapag nagre-re-upload ako ng mga videos, pagkatapos ng video na nire-re-upload ko, andun yung sa dulo ng video bago matapos, sinasagot ko ang mga katanungan na nasa comment section sa YouTube. Oh, mga nasa comment section ng YouTube, tinignan ko yung mga comment kay, yung comment, tinignan ko yung comment. Pag may nakita akong tanong doon, sasagutin ko yun sa dulo na ng video. Kaya kapag nag-re-upload ako, lalo na from mga between 8 a.m. to hanggang hapon, pag nag-re-upload ako diyan, meron akong mga sagot sa dulo. Kaya yung mga tanong nyo sa comment section, sinasagot ko po yan, baka hindi nyo napapansin. Okay, akala ko, didebate ito, tutol ka rito, yung pala, magle-lecture lang pala siya. Pwede ka naman mag-lecture, bro, sa ano, sa channel ni Brother Aljan. Tawagan lang kayo sa ano, sa WhatsApp or sa messenger call. Akala ko, magkipag-debate ito sa iyo eh. Okay? Akala ko magkipag-debate. Meron din naman dito is bago tayo magtapos ano, magandang gabi po bro, may tanong lang po ako bro, may imahe din ako sa bahay na binili ko yun at ang albularyo ang nagsabi na yun daw ang bilhin ko kasi makatulong sa akin kapag magtrabaho ako sa malayo. Berhen sa Lourdes po yun at pinabisingan ko po yun sa pare at blessing at pag blessing sa pare dyan din ang albularyo. Laka, kasama namin sa pag-blessing. Pagkatapos blessing, parang hinawakan din niya ang imahe at parang may sinabi, hindi ba yun pwede bro? Ang ginawa niya na orasyon siguro yun. Pero Wendell, huling kahilingan na lang sagutin mo ito. Una, dapat ikumpisal nila na lumapit sila sa albularyo, naniwala siya sa albularyo at naniwala siya na dapat yun ang kunin nila na imahin, no? At mas mabuti na ipa-break ang consecration na lang sa naturang imahin at pagkatapos sa break consecration, ipa-deliverance at saka ipa-blessing. Dahil baka nagiging kontaminado yan, albularyo ang nagutos. Ayun, contaminated na po yan, bro or ma'am or sister. Contaminated na po yan, kaya ipabreak niyo po yung season consecration. Dahil alas 18 na po ng gabi, kailangan na po namin na mag-relax. Bukas ng gabi, absent ako. So, si Brother Aljan, ikaw mo yung mag-operate bukas, ha? Kasi absent ako bukas. Pero sa atin na yung magla-live. Absent ako. Okay, so dito na lang tayo ngayon sa ating salamat. Mauna ka na, Brother John Ray. Brother Aljan pala. Brother Aljan. Isa na kakaroon. Condolence pala. Condolence kay Brother John Ray. Condolence kay Brother John Ray sa kanyang kuya. Okay, Brother Aljan. Isa nagkakabaliktad yung pangalan eh. Brother Aljan, go ahead. Ayan, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi, mga kapatid, makapanalig natin kay Kristo at ika nga ni Brother Angel Santos lagi, mga kapatid, no? Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos dahil tayo po ay mga aliping walang kabuluhan, sumusunod sa utos lamang. At mga kapatid, hinihiling po namin ng isang panalangin, no, para po sa kapatid ni Brother Junry, nawa po mga brother and sister sa po natin, ang kanyang kapatid na si Brother Bong ba yan, Brother Angel? John Lucagbo. Ayun, John Lucagbo. Oo. Ayan mga kapatid, no, isama po natin sa ating panalangin na nawa po eh
tanggapin, no, ang kaluluwa ng ating kapatid doon sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Kasi po si Brother El, sasama niya rin po sa panalangin si Brother Junry na sana po lakasan at yung buong niyang pamilya, no, lakasan at tibayan ng kaniyang loob, no, para tanggapin ang pagkawalaan ng kanilang mga kapatid, no. Yun naman po, my dear brothers and sisters, maraming salamat po sa inyo lahat. And again, no, sa Diyos pong pagpupulit kadakilaan kailanman. Sa Diyos, back to you, Brother Janlo. Okay, ito na may ibigay ngayon kay Brother Romel Palma sa kanyang pasasalamat. Brother Romel? Alright, yan. Maraming salamat po, no, sa ating Panginoon sa kanya pong binigay sa atin na oras na kung saan po ay nakapagpapatuloy tayo sa ating programa. Thank you so much for all our brothers and sisters that are very supported po sa gabi-gabi nating program. And please include in your prayers ang lahat po ng punto per punto panelist na nagbibigay po ng kanilang time, spending time para po sa pagpapalagana pa at pagpapaliwanag nating pananampalatayang Katoliko. At yan po, no, sana po ay include din natin po ang kaluluwa ni John Locagbo na at kapatid ng ating Brother Junry, at condolence po sa kanya at sa buong niyang pamilya. At yan po, mga kapatid, no, salamat at patuloy po ninyo sana na tangkilikin at bigyan po ng time at ibahagi ang ating pong nalalaman upang tayo po ay makatulong sa ebanghelisasyon ng ating simbahan. May God bless us all. Back to you, Brother Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Romel. Ito na may ibigay kay Brother Tata naman. Brother Tata? Yes, maraming salamat, Brother Jando. Of course, sa Kinaong Diyos, sa kanyang lahat, wala siya, wala kayong lawa. Salamat din sa sa nag-uho sa ating channel at sa bye-bye. Maraming salamat. At sa lahat ating kasamahan, i-support tayo sa lahat ng mga channels namin. Pwede po sa ating pagsusulat sa katotohanan, katarusan. At nandiyan sa Zoom, hindi pa nakapagtanong. Bukas na naman, tanungan. Pagkakit sa tanungan bukas, parang dyan doon. Sabado, di ba? So, sana patuloy kayo magsuporta sa punto po punto. Ipipray ninyo at once again, condolence pala sa pamilya ni Brother Junte. So, yan, ating ipagdasal na ang kaluluwa ng kanyang kapatid, Kapatid Jan Tutablo, tumatan po. Locagbo. Locagbo. Locagbo, unique yung atleto ni Brother Junte. So, maraming salamat. God bless us all. Good night po sila. Okay, thank you sa iyo, Brata. Yan ang maibigay kay Brother Wendell naman. Brother Wendell. Okay, maraming salamat sa lahat ng mga kapatid na sumusubaybay. At panalangin natin ang kapatid ni Bro John Ray. Okay, Brother Angel. Yes, purihin ng Diyos sa kaitaas-taasan, no. Salamat po sa kanya, sa kanyang kaluwalhatian, kapurihan, no. Salamat po Lord at naibigay niyo sa amin itong programang ito. Napakarami na po na bless at natuto, no. At muli, isama po natin sa prayer si Brother John Locagbo, no. Yun, no. Sana may rest in peace. Condolence, Bro Junry, no. Magpakatatag ka, no. Dumarating talaga sa atin ang mga bagay na 'yan. So muli, paalala po sa atin, ma-share niyo po lahat 'to, no. Napakaganda ng message ng Divine Mercy natin, no. Sabi ni Jesus, Diary 998, ano sabi niya? This is the last hope for mankind, no, for their salvation. So ito pala talaga yung hope natin. So sana paki-share niyo yung Divine Mercy, yung prayer niya, Chaplet of Divine Mercy daw, and nakakaroon tayo ng habang dinadasal niyo yun, yung 10 minutes to 11 minutes. Nagkakaroon tayo ng plenary indulgence. Ano yung plenary indulgence? Yung po yung pagpapatawad ng mga kasalanan natin at pag-iwas sa punishment, no, na ibibigay niya sa kabilang buhay. Napakalaga pala nito, no. Last hope for our salvation. Napakabuti ni Lord. And pagpapaalala ng Ebanghelyo, no, gaya nga na sinabi kanina, ang Ebanghelyo nagpapaalala na si Jesus, alam niya yung pangangailangan ng tao. Kaya tingnan mo, pinakain niya yung 5,000, no? Alam niya kagad eh, no? So kung may hinihiling ka, don't worry, no? Alam niya ang kailangan mo. At siyempre, gagamit siya ng instrumento. Ginamit niya si Sister Faustina, no? Alam niya yung pangangailangan sa atin ng physical, yung kakainin mo, kailangan mo ba?
gusto mo bang gumaling sa karamdaman mo, alam na niya yun. Lalo na sa spiritual. Kaya binigay niya yung divine mercy para sa atin lahat, para sa kaligtasan ng tao. Napakahalaga pala nun. Kaya sa buong mundo, please, i-share niyo po yung kwento ng divine mercy para magkaroon, maraming magkaroon ng devotion nito. Ano po? At gagamit siya ng instrumento. Sa Ebanghelyo, gumamit siya ng instrumento yung bata. Sa divine mercy naman, gumamit siya ng instrumento si Sister Faustina. Muli paalala sa atin lahat, bago matulog, bago magtrabaho. Gamitin mo sarili mo, kapatid, na instrumento ni Lord para sa kaligtasan ng sanlibutan. Amen. Yan lang po. Naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. By the way, oh, si Kabornok, ako naman daw ang nag-reaction daw si ano, si SLTV. ako naman daw ang inano niya. yung ako naman daw ang ginawa niya reaction doon sa punto per punto. Pero sa susunod, tingnan na lang natin ano ang sinabi niya tungkol sa akin ni SLTV. Anyway, to God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando. Good night, everyone. Si SLTV ngayon, wala pang response. Tinawagan siya ni Agustin Talisser. Sinabi sa kanya ni Agustin, hinahamon ka ni Jando sa isang live talaga yan. Walang response si SLTV. Paano mo nalaman na tinawagan si Agustin? Tumawag sa akin si Agustin Talisser. Sinabi ko kay Agustin, ikaw, hindi ka pa tumitigil hanggang ngayon ha? Panay ka pa rin kakahanap ng mali ng iba. Mas maganda, tayo mo talakayan, Agustin. At tatalakayan ko yung mga maling aral nyo, depensahan mo. Ayaw ni Agustin. Sabi ko, next time, bago kumutirahin yung mali ng iba, unay muna yung mali nyo. Di yung nakapukos ko sa mali ng iba, yung mali nyo, ayaw mong tingnan. Kasi maraming maling turo Suryano eh. Yun ang na-follow ko nang sabihin niya sa akin yung tungkol kay SLTV. Sabi ko sa kanya, iparating mo kay SLTV, hinahamon ko siya sa isang live talakayan. Sa isang live talakayan. Ignorante pala kami ha. Sige, patunayan niya. Walang mga kaming dalawa. Tinawagan niya. Actually, tinan ko muna yung ano ni Agustin. Ano yung kanyang latest na chat sa akin? Umiiwas si ano si SLTV. Naku na encrypted yung ano yung message ni ano rito, hindi ko mabuksan. Next time na lang ito. So hindi ang sabi lang ni Auguste, tinawagan niya, hindi nag-response. Sabi lang ni ano, mamaya na yan. Mayroon pa akong ibang inuuna. So daming mga dahilan ni SLTV, wag lang matuloy. So sana si SLTV magkalakas naman ng loob na harapin tayo. Ngayon sinasabi ko ano sa mga Protestante. Sa mga Protestante, mga sulpot na naniniwalang kami, yung nagkakamali at sila yung tama. Iniimbitahan ko kayong makipagsubukan sa amin dito sa isang live talakayan. Okay? Hanggat hindi kayo maglalakas loob na kami banggain sa live talakayan, hindi nyo mapapatunayan kami ay mali. Okay? So, maraming salamat po sa inyong lahat at kailangan na po natin na mag-closing prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O Prince of Heavenly Host, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bye-bye. Bro Jando, yes. Bakit? Hindi mo ba napansin mga vlogger na mga ibang sulpot? Hindi mo ba napansin sila? Walang naghahamon sa kanila. Pagkatapos mag-vlog, walang naghamon ni isa sa kanila.